Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ito pa, Travis. Kayo na ang umubos ng mga ito. Sa tingin ko, late na namang makakauwi si Dark. At sobra siyang nasasaktan sa isiping nasa piling niya naman ni Luisa ngayon ang kanyang asawa. Well, ganoon din ang nangyayari sa mga nakaraang araw. Gigising siya nang wala na si Dark. Ipagluluto ito ng hapunan. Umaasang magkakaroon ng milagro at makakasabay niya itong kumain. Pero gaya ng dati, siya ang kumakain mag-isa. Walang nagbago. At lahat ng mga niluto niya ay mapupunta sa mga bodyguards. Mabuti hindi naglalasang mapait ang mga niluluto mo, Miss Scarlett. Marahan siyang napabaling sa lalaki. What do you mean? Huminga ng malalim si Travis. Kita niya ang pakikisimpatiya ng anyo nito sa kanya. Pero hindi niya iyon kailangan mula rito. Hindi na uso ang mga martir ngayon, Miss Scarlett. You deserve better. Nakikita ko na nasasaktan kayo. Bakas ang sakit sa inyong mga mata. Kahit na sa auran nyo. Shut up! Hinihingi ko ba ang opinion mo, Travis? Naiinis niyang sikmat rito. Pilit niyang kinukubli ang mga luhang nagbabadya ng tumulo dahil tagos na tagos sa kanya ang mga sinasabi nito. Paumanhin po kung lumagpas ako sa limitasyon, miss. Pero hindi ko po matitiis na nakikita kayong ganyan, honestly. I don't see you as my boss. Para ko na din po kayong kapatid. Seryosong sabi ng lalaki sa kanya. Mapakla namang tumawa sa Scarlett. Should I be thankful for that? O nararamdaman mo lang yan kasi parte na ako ng buhay ni Durin. Agad niyang pinunasan ang mga luhang kumakawala sa kanya mga mata. Hindi naman sa ganun, Mrs. Scarlett. Just shut up, Travis. Hindi ko kailangan ng awa mo. Binaba niya ang kanilang pag-uusap at iniwan ang lalaki. Lakad-takbo siya patungo sa kanyang silid. Ayaw na niyang makita ang mukha ni Travis, ang awa para sa kanya. Lalo lang siyang nasasaktan. Ano pang alam niya sa nararamdaman ko? Humihikbing bulong niya rito. Nang makarating ang dalaga sa sariling silid, ay hindi niya pinigilan pa ang emosyon. Labis-labis na ang sakit na kanyang dibdib. At para na itong sasabog kung hindi niya iyon ilalabas. Humahagulhol siyang pagkasarang-pagkasaran niya ng kanyang pintuan. Dahan-dahang dumaos-dos ang kanyang katawan sa likod ng pintuan. Lumuhod siya sa kaibinuhos ang sakit. Wala na siyang pakialam kahit pa marinig ni na Travis ang kanyang pagtagis. She doesn't care anymore. Gusto niyang kahit sandali ay mailabas niya ang lahat ng sakit at mawala pansamantala. Ang pagdurusa dahil sa lintik ni pag-ibig na yan. Gusto niya magsumbong sa pamilya ni Dark. Ngunit sa huli ay naisip niyang baka magmukha lang siyang katawa-tawa sa huli. Sapagkat wala naman sa usapan na pwede siyang mahulog sa lalaki. Pinakasalan lamang siya nito upang manatili siyang ligtas. Pero hindi siya dapat magpadaig sa sakit na kanyang nararamdaman ngayon. She needs to get up. Ayaw nga niyang kaawaan siya, hindi ba? Kaya naman ginamit niya ang natitirang lakas upang tumayo muli. Marahan niyang pinagpapahid ang mga luha sa kanyang mukha. She deserve better, sabi nga ni Travis. Siya naman ang gumawa nito sa sarili niya, hindi ba? Hinayaan niyang mahulog ang sarili sa maling tao. And now, she's breaking. Walang dapat sisihin kundi siya. Tumuloy siya sa banyo at binuksan ang dutsa. Hinayaan niyang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang katawan. Hindi na siya nag-abalang tagtagin pa ang mga damit niya. Hindi na niya napansin ang panginginig ng katawan sa lamig dahil sa nararamdaman. Nais niyang mamanhid sa lamig hanggang sa wala na siyang maramdaman, hanggang wala ng sakit. Where have you been, my dear husband? Salubong niya sa asawang gabing-gabi na namang umuwi at amoy alak. Pero tulad ng dati,
Nilampasan siya nito na parang wala siya roon. Ilang beses siyang napakurap-kurap sa naluluhang mga mata. Hanggang kailan niya ba iiyakan ang asawa? Sawang-sawa na siya. I'm asking you, Dark Alexander. Answer me or I swear to God. I'm gonna leave this house right now. Galit na sigaw na Scarlett. Napatikil naman si Dark sa gitna ng hagdanan dahil sa inasal niya. Marahil ay hindi inaasahang bubulyawan niya ito. Pero desidido na siya. Lalayasan niya talaga ito at wala na siyang pakialam kung nanganganib man ang buhay niya ngayon. At kung mamamatay man siya, wala na siyang pakialam kung iyon lang ang makakapagligtas sa magulo niyang buhay. Umikot ang kanyang asawa upang salubungin ang kanyang nagbabagang mga tingin. Marahas niyang pinahid ng palad ang luhang nakatakas nang hindi niya namamalayan. Don't try my patience now, Scarlett. Pagod ako, kaya tigilan mo ako sa mga walang kwentang pinagsasabi mo. Mahinahong wika ni Dark, ngunit nakaigting naman ang mga panga nito. Walang kwenta? Wika niya. So iniisip pala nito na nagpapakabaratinela na naman siya. Namaywang siya at pilit na hinamig ang kanyang sarili. Alam naman niya kasing siya rin ang luhaan sa huli. So para saan pa at makikipagtalo pa siya. Tumalikod na si Dark at ipinagpatuloy ang pag-akyat patungo sa silid nito. Kaya sinundan niya ito. Naabutan niya ito sa silid na niluluwagan na ang suot na kurbata. Hindi siya nito pinapansin kahit alam nang naroroon siya. Tuloy-tuloy lamang ito sa paghuhubad ng kasuotan. Akma na itong papasok sa banyo nang muli siyang magsalita rito. Nanggaling ka ba ulit kay Luisa? Nasasaktan niyang tanong dito. Napansin niya kasi ang namumulang bahagi ng balat nito sa leeg. And she's 100% sure that he got that from his girlfriend. As usual, Luisa is trying to show her that Dark only belongs to her by branding her territory using a kiss mark. Why can't you just love me, Dark? Why can't you let yourself love me or show me a little affection at least? Nagpatuloy siya na makita niyang walang balak si Dark na sagutin siya. Nanatili lamang itong nakatayo sa harap ng pintuan ng banyo na walang emosyong mababakas sa mukha nito. Nakakuyom ang mga kamao nito halatang nagtitimpi lamang. Please, Dark. Mahalin mo naman ako kahit kaunti lang. Pakiusap niya na hilam sa luha ang kanyang mga mata. Wala na siyang pakialam kung nagmumukha na siyang desperada sa paningin ng asawa niya. Ang mahalaga sa kanya ay mailabas ang nilalaman ng kanyang dibdib dahil para na iyong sasabog sa labis na emosyon. Ako ang asawa mo, Dark. Kaya ako dapat ang naglalagay sa balat mo ng mga ganyang tanda. Sa akin mo dapat inilalabas ang init ng katawan mo at hindi kay Luisa. Puno ng hinanakit niyang wika rito. Nanatiling walang emosyon ito bago nagsalita na halos hindi niya kayaning marinig. Pumayag lang ako sa kasal na ito dahil nangako akong aalagaan kita at poprotektahan. Hindi ang mahalin ka, Scarlett. Alam mo na iyon sa simula pa lang. Pero nandito ka ngayon nakikiusap na mahalin kita pabalik. Alam mong hindi pwede at alam kong alam mo yun. At kung bakit? Dahil may mahal na akong iba. Matigas na wika nito. Tila siya nauupos na kandila pagkatapos marinig ang mga masasakit na salitang iyon mula kay Dark. At tulad ng pangalan nito, mistula isang madilim ang mga katagang iyon na siyang humihiwa at pumiperaso sa kanyang pagkatao. Pero wala siyang pakialam. At isang tao lang ang kailangan niya makausap. Handa siyang makiusap dito at lumuhod kung kinakailangan. Ganoon kasidhi ang pagmamahal niya para kay Dark. Oh, anong ginagawa ng prinsesa dito? Sarkastikong bati sa kanya ni Luisa. I came here to talk, Luisa. Matapang niyang balik dito. Nagpasalamat siya at kahit nuknuka ng kamalditahan sa Luisa, ay nagawa pa rin siya nitong papasukin sa private office nito at piniling makipag-usap sa kanya. Ngayon ay magkaharap na sila nitong
nakaupo sa receiving area na malawak nitong opisina. Busy akong tao, Miss Gonzales, kaya sabihin mo na ang isinasadya mo dito. Dahil marami akong importanteng bagay na dapat gawin kisa makipag-usap sa'yo. Nakataas na kilay nitong Saad. It's Mrs. Alarcon, Luisa. Wika niya at ipinagdiinan ang salitang Mrs. Alarcon. Oo, at sinabi niya sa sariling magpapakumbaba siya sa harapan nito. Ngunit hindi niya pala kayang tiisin ang mga salita nito na may kasamang insulto. Sarkastikong tumawa naman si Luisa. Nagkunwari pa itong nagpupunas ng luha dahil kunwaring tawa ng tawa sa sinabi niya. I'm sorry ha. I just really found your words funny, Miss Gonzales. Kumitsyante ka na pala ngayon, no? Puno ng sarkasmo nitong hayag. Isa lang kasi ang kinikilala kong Mrs. Alarcon, that's Tita Mariela. At kung mayroon pang susunod, tinitiyak kong ako yun. Halos mapairap naman siya sa sinabi nito. Ang sarap sa puki ng babaeng to. Is that a threat? Kalmado pa rin niyang Saad kahit na nangangati na ang kanyang mga kamay na sapukin ang babae. Kalmado rin naman kung umasta si Luisa. Ngunit matatalim naman ang mga tingin nito at mga salita. Nagpunta ako rito para sabihin sa iyong ayoko nang may kahati sa asawa ko. Asawa ko na si Dark, kaya tigilan mo na siya. Taas noon niyang hayag dito. Handang-handang ipaglaban kung ano ang kanyang karapatan. Ha? Nagpapatawa ka ba? Mapang-insulto siya nitong tiningnan mula ulo hanggang paa. Wala kang kahati, Scarlett. Dahil ako lang ang mahal ni Dark. Baka nakakalimutan mong asawa ka lang niya sa papel at pinakasalan ka lang niya para protektahan. At itong isaksak mo diyan sa utak mo, babae ka. Oo, at sa'yo umuwi si Dark. Pero ang puso at katawan niya ay pagmamay-ari ko. At ang tanging akin ay akin lamang. Ako ang mahal niya. At sisiguraduhin kong hindi na magtatagal ang pagpapantasya mo sa boyfriend ko. Dahil hihiwalayan ka na rin niya sa lalong madaling panahon. Mariing deklara ni Luisa. Aminin niyang nabahala siya sa mga narinig kaya hindi siya kaagad nakahuma. Mapait siyang napalunok. Let me say about that, Miss Salvacion. Aniya sa mababang tinig, ngunit sa maraing tono. Oh really? Wika nito. Ipinagtaka niya ng tumayo ito matapos sabihin yon. Luisa went to her working table and pulled something inside her mini drawer. May kalayuan ang kinaroroonan nito, kaya hindi niya maaninag kung ano ang bagay na kinuha nito mula sa drawer. Nang makaupo ito ay dumukwang bahagya at may inilapag na kulay puting bagay sa ibabaw ng center table. Agad na kumabog ang kanyang dibdib na masigurong pregnancy test ang nasa kanyang harapan. The two red lines indicates that her battle just ended. Paano niya pa ngayon ipaglalaban ang asawa kong ipinagbubuntis na ni Luisa ang bunga ng pagmamahalan ng mga ito? Wala siyang kalaban-laban doon dahil hinding-hindi siya magkakaroon ng ganoong katinding panangga. Her husband never slept with her. At ang pumupuno ng mga pangangailangan nitong bilang isang lalaki ay si Luisa, na ngayon ay nagdadalang tao na sa anak ng kanyang asawa. Nadaklot niya ang dibdib dahil sa paninikip nito. Akala niya ay wala nang masasakit pa sa mga binitawang salita ni Dark kagabi. Ngunit mas masakit pala ang hatid ng balita ng babaeng mahal na mahal nito. Nawala ba ang dila mo, Miss Gonzales? Nakangiting wika ng babae. Nakahalukip-kip at maarting nakadikwatro pa ng upo ito. Nakita niya ang tagumpay sa mga mata nito. Alam ko naman na matalino kang babae, Scarlett. Kaya alam mo na naman siguro ang dahilan kung bakit hindi ka sinisipingan ni Dark. I know you know that before he went home. Sa akin muna siya tumutuloy. We always shared a hot steam at night together, and he intentionally got me pregnant because he loves me that much. Mahal na mahal namin ang isa't isa. At bago ka pa pumasok sa eksena, ay nagpaplano na rin kaming magpakasal. Walang ibang gusto si Dark na maging ina ng kanyang mga magiging anak, kundi ako lang, Scarlett. Patuloy pa nito.
may halong pang-iinggit sa tono ng pananalita nito. Napatiimbagang siya. She felt betrayed. Kahit naman alam niyang dadating ang ganitong pagkakataon. Ito ang agawan ng taong mahal ngunit pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng asawa. Hindi biro ang ginawa niyang pagpipigil na bumalaho ng iyak at sa halip ay ngumiti sa kaharap. "Well, in that case, I should leave the two of you alone with your child. Thank you for your time, Luisa. I'll go ahead." Matatag niyang sabi at tumayo mula sa kinauupuan. Halos hindi makapaniwala si Luisa sa narinig. Marahil iba ang inaasahang magiging reaksyon niya. Bakit? Kung magwawala ba siya sa harapan nito ay may magbabago ba? Wala na. At wala na ring pag-asa na mahalin siya ng kanyang asawa. "That's it? Yun lang ba ang masasabi mo? No violent reaction?" Pahabol na wika ni Luisa bago pa man siya makalabas sa private office nito. "Being violent was never my forte, miss. My parents raised me well enough and taught me not to do those kind of immature act. They also taught me not to be selfish and always choose what the best for other people around me. And I think letting go of my husband is the best option for now. Yes, I do love him. But it doesn't mean that I will let his child fatherless just because I love him. Ingatan mo sana siya, Luisa. Ingatan mo si Dark. Ikaw na ang bahala sa asawa ko." Luisa got frozen on her set because of her declaration. Tuluyan na niyang nilisan ang opisina nito at tinawag ang lalaking totoong nagmamahal sa kanya. "Dominic, can you please pick me up at the Luisa's Cafe?" Mabuti na lang at nasa Macau uli si Dominic. Binisita siya ni Dominic kahapon dahil namimiss daw siya nito. The poor guy just won't give up. Kahit ilang beses na niyang nilinaw rito na hindi na niya kaya pang suklian ang pagmamahal nito para sa kanya. Ngayon alam na niya ang feelings na ma-reject ng taong mahal nito. Ganito rin siguro ang pakiramdam ni Dominic noong mga panahong itinataboy niya ito dahil may iba na siyang mahal. Kahit nasasaktan siya ng dahil sa pagmamahal kay Dark, ay patuloy pa rin ang dating kasintahan sa pag-iintindi sa kanya. Nangako itong mananatili sa kanyang tabi hanggat kailangan niya. Ngayon na-realize niya na masyado siyang nag-focus sa nararamdaman niya. Hindi mo lang niya napansin na mas nasasaktan si Dominic. Alam niyang mas masakit sa part ni Dominic ang mga pangyayari, pero hindi siya nito sinukuan. Palagi itong nakaagapay sa kanya. "Hindi ako uuwi, Travis. Susunduin ako ni Dominic dito." Inutusan niya ang lalaking matiyag ang naghihintay sa kanya sa tabi ng kanilang bulletproof na sasakyan. Agad nang bumakas ang pagtutol sa anyo ng lalaki. Ngunit wala naman siyang narinig na kung anumang reaksyon mula rito. "Wala ka bang sasabihin?" Sa halip ay pinilit niya ito. "Wala ako sa posisyon para pangunahan kung anuman ang naiisip mong gawin, Mrs. Scarlett. Hayaan niyong gawin ko ang trabaho ko na protektahan kayo. Siguradong mapapatay ako ni Doreen kapag may nangyaring masama po sa inyo." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "You did a great job protecting me, Travis. At palagi ako nagpapasalamat dahil doon. Salamat sa pagiging nasa tabi ko sa tuwing kailangan ko ng tulong." Sincero niyang sabi rito. "Bakit tunog aalis po kayo?" Naiiling na wika naman ni Travis. "Oo, iiwan ko na lahat ng kalokohang ito. Oras na para tapusin ang paghihirap na ito. Isang paghihirap na ginawa ko mismo." Panay ang langhap ni Scarlett ng sariwang hangin habang sila ay bumabiyahe. Pauwi na sila sa kanilang bayan, sakay na mamahaling sasakyan ni Dominic. Sinundo sila ng family driver ng mga ito. Sa tingin niya,
isa ring bulletproof na car ang kinalululanan nila ngayon. Kaya nga nahirapan pa siyang makiusap kay Dominic na buksan ang bintana. Iniisip kasi nito ang kanyang seguridad. Pwede bang huwag mo muna akong iuwi sa amin, Dominic? Malumanan niyang pakiusap sa katabing binata. Why? Hindi ka ba excited na umuwi sa inyo? Ilang taon din silang naghintay sa pagbabalik mo. I'm sure, matutuwa silang malaman na dito ka na ulit titira. Especially Yaya Soledad. Malungkot na napabuntong hininga naman si Scarlett. Miss na niya si Yaya Soledad niya. Pero hindi pa siya handa sa ngayon. Kinurap-kurap niya ang mga mata upang alisin ang nagbabadyang mga luha. Maraming mga alaala doon, kasama ang mga magulang ko. Pero gusto ko silang bisitahin. Pwede bang doon muna tayo dumiretso, kung saan nakalibing ang mga magulang ko? Pumayag naman si Dominic na dumiretso kami sa sementeryo. Dumaan muna sila sa isang flower shop at bumili roon ng bulaklak at kandila. Nang makarating sila sa himlayan ng kanyang mga magulang, ay automatikong bumalong ang kanyang mga luha. Nanghihina niyang inilapag ang binili nilang bulaklak. Si Dominic naman ang nagsindi ng scented candle na nabili nila kanina. Pagkatapos ay tumayo ito sa kanyang likuran at namulsa roon. Nagyuko ito ng ulo habang nagsimulang umulsal ng panalangin. Si Scarlett naman ay nagsimula na ring ipagdasal ang mga yumao. Ma'am, Dad, miss na miss ko na po kayo. Sobrang miss ko na po kayo. Nakasalampak siya sa damuhan habang ang puso ay namimighati. Walang lilim ang puntod ng kanyang mga magulang kung kaya't ang kanyang pagtangis ay itinatangay ng panghapong hangin. May kalakasan ang ihip nito ngunit hindi niyon kayang tangayin ang bigat ng kanyang nadarama. Habang lumuluhang hinahaplos ang mga lapidang halos kapantay ng damuhan. Pasensya na po kayo at ngayon lang ako nakadalaw dito. Sorry po kung natagalan ang pag-uwi ko. Ang dami kong pinagdaanan mula nang iwan niyo ako. At sana po, mayakap po kayo ngayon. Kahit alam ko na imposible. Iniwan na ninyo ako. Pero naging maayos naman po ang buhay ko, ma. Madaming nagmamahal at nag-aalaga sa akin. Si Papa Solomon at si Mama Mariela. Pati mga anak nila, yung kambal, mahal nila ako. Si Dominic and his family too, they love me too. Kaya kung nag-aalala po kayo sa kalagayan ko ngayon, please, huwag po. At si Dark po, humihikbi niyang pinunasan ang mga luha niya. Pinag-iisipan niya kung magsasabi sa mga magulang. Kung magsusumbong ba siya sa mga ito, uhahayaan na lamang niyang maging maganda ang imahe ng lalaki sa mga ito. Hinahangaan ng kanyang mga magulang ang lalaki. Minahal din si Dark ng mga ito na tila tunay nilang anak. Kinalma niya ang sarili at pinilit na tumayo. Maagap naman siyang inalalayan ni Dominic. Inabutan din siya nito ng panyong pampunas ng luha niya. Tinuyo niya ang kanyang mga luha gamit ito. Pagkatapos ay pinagpaga niya ang sarili dahil kumakapit ang iilang tuyong bunting dahon na mga damo sa kanyang suot na pantalon. Ibinulsa niya ang panyo matapos iyon. Nilibot niya ang paningin at ngayon lang niya napansin ang mga namulaklak na halaman sa paligid na nagsisilbing bakod sa mga puntod ng kanyang mga magulang. Ganito ang gusto ng kanyang mga magulang. Madalas na sabihin sa kanya iyon ng mami niya. Napagdesisyon na nila na huwag na magtayo ng bahay dito. Naikwento daw kasi ng mama at papa mo na kung sakali daw na mauna sila, ayaw daw nila na magarbong libingan at kung maaari daw ay punuin ng halaman na namumulaklak ang paligid. Nasa likuran lang si Dominic. Dama niya ang init ng hininga nito sa kanyang nakalanta na batok dahil mataas ang pagkakapusod ng kanyang buhok at hindi na siya nagulat nang pumulupot sa kanya ang matitipunong bisig ng binata. Ipinikit niya ang mga mata. Sinandal niya ang katawan sa matipunong mga dibdib ng binata. Mas lalo lamang humigpit ang yakap sa kanya ni Dominic. Dinaman niya iyon. Tila pahinga ang init ng mga yakap nito. Ito ang kailangan niya ngayon. Pakiramdam niya ay kayang paghilumin ang yakap ni Dominic ang lahat ng kalungkutan niya ngayon. Si Dar kaya
Ano kaya ang pakiramdam na makulong sa mga bisig niya? Lagi niyang sinasabi sa akin ng mami ko, dati na parang alam niyang iiwan nila ako. Tugon niya, maya-maya at iwinaksi sa isipan ang kanyang asawa. Nalungkot na naman siya nang maalala ang ina. Nagsimula na namang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit pilit siyang kumakalma. Tiyak niyang ayaw ng mga magulang niya ang makita siyang lumuluha ngayon. Pagkatapos ay naramdaman niyang mas humigpit ang yakap ni Dominic. I miss you so much. Marahang bulong ni Dominic. Please, take me back. Hindi siya sumagot. Sa halip ay ipinatong niya ang mga palad sa braso nitong nakapulupot sa kanya. Tayo na ulit, please. Muling pagsusumamo ng binata ngunit nanatili lamang siyang tahimik. Sa yakap nito ay damang-daman niya ang kapayapaan at kapanatagan. Ngunit ang kanyang puso ay iisa lang talaga ang isinisigaw sa ngayon. Pero simula noong umalis sila sa Macau, ipinangako niya sa sariling hahayaan na si Dark sa kaligayahan nito, si Luisa at ang magiging pamilya ng dalawa. Makalipas ang dalawang araw, nanatili si Scarlett sa bahay ni na Dominic, ayon na rin sa kanyang kagustuhan. Mas lalo lang kasi siyang malulungkot kung uuwi siya sa kanila. Sa pangalawang araw niyang pananatili sa mansyon ni na Dominic, ay nagpasya siyang hanapin ang mga taong naging kaibigan niya noon, ang mga street vendors sa San Agustin Church. Si Dominic ay hindi makakasama, sapagkat balik opisina na naman ito. Hinayaan lang naman siya ng mga magulang ni Dominic na gawin ang nais, basta kasama ang kanyang mga bodyguards. Pero ang mga bodyguards niya ngayon ay mas nadagdagan pa ang bilang. Hindi na siya kumontra sa dami nito, at in fairness talaga, biniyayaan siya ng mga matitipunang tagapagbantay. Hindi rin papatalo sa kakisigan ni na Travis at Lucas. Lumakad siya papalapit sa itim na van kung saan nakasandal si Caleb. Na feeling niya ay siyang namumuno sa security details niya. Tumikim siya upang makuha ang atensyon nito. Busy kasi kakadot-dot sa cellphone na animoy kinikilig mula sa pagkakatitig doon. Pero naging alerto bigla nang marinig ang kanyang tikim. Anong kailangan mo, Mrs. Scarlett? Gusto kong pumunta sa simbahan ng San Agustin. Pwede niyo ba akong samahan doon? Nakangiti niyang sabi para hindi naman mailang sa kanya ang lalaki. Oo naman po. Yun naman po talaga ang silbi namin dito, ma'am. Ang samahan at bantayan ka saan ka man magpunta. Lumingon siya sa bandang kanan ng may sumabat na lalaki. Napakabrosko at nakakatakot nitong tingnan ang mukhang ito, ang pinakamatanda sa mga bantay. Wala ito kanina noong ipinakilala sa kanya ang kanyang security details. What are you doing here, Commander? Tila naman hindi nagustuhan ni Caleb ang pagdating ng kasama. Commander ba to? Hoy Madrigal, may utang ka pa sa akin, Yakult. Kaya nakipagpalit ako kay Bogs Este, kay Alexander, na bumawi para singilin ka. Asa na yung bayad mo ha? Ikaw na, pakautak mo talaga. Si Caleb naman ay parang mas lalong nairita. Hoy ka din ba? Binayaran ko na yun kahapon pa. Hindi pa ibinigay sa'yo ni boss? May utang sa akin yung 20, kaya sabi ko siya na magbayad sa'yo nung Yakult. Hindi niya maiwasang mapangiti sa usapang dalawang lalaki. Kilalaking tao, Yakult lang ang pinag-aawayan pa. Maya-maya ay natigil din ang dalawa dahil sinita ng mga kasamahan nito. Hindi na kayo nahiya kay Mrs. Scarlett? Sa harapan pa talaga niya kayo nagsisingilan ng Yakult? Nadinig niya pang sermon ng isang bodyguard na siyang nagmamaneho ngayon ng kanilang sasakyan. Hindi kasi titigilan ng Commander Bato ang pagsingil kay Caleb kahit nasabiyahin na sila. Sa totoo lang ay naiilang siya sapagkat nag-iisa siyang babae. Nasa gitnang bahagi siya at apat na lalaki ang nasa likuran. Bukod pa roon ang dalawa sa unahan. Nais niyang magreklamo sa bilang ng mga ito, ngunit hindi na lang niya ginawa iyon. Batid naman niyang kaligtasan lamang niya ang iniisip ni na Dominic kaya't sinarili na lamang niya ang iritasyon. Nang makarating sa destinasyon ay si Caleb na lamang ang kasama niyang naglalakad. Ang iba ay naiwan sa labas ng van at ang iba ay kumalat na nagmamasid-masid sa paligid. Mas grabe pa talaga sila magbantay kina Travis at Lucas. Bubulong-bulong niya.
habang inililibot ang paningin sa labas ng simbahan. May sinasabi ka ba, Mrs. Scarlett? Napansin yata ni Caleb na bumubulong siya, kaya nag-usisa ito. Ano, may mga tao akong hinahanap. Mga kaibigan ko sila. Pag-iwas niya sa pag-usisa nito, saka ipinakita ang larawan ni na Sheila mula sa kanyang cellphone. Madalas ba sila dito? Tanong naman na lalaki sa kanya. Hindi ko na sigurado. Kasi ilang taon din mula noong hindi ako nagpunta dito. Mga vendor sila dito sa harap ng simbahan. Pero ngayon, parang wala na sila dito. Dito kasi ako mismo sa kinatatayuan natin ang mga pwesto nila noon, paliwanag ni Scarlett. Magtatanong po ako sa mga tao dito, ma'am, kung sakaling may nakakaalam. Sige nga, pagsang-ayo naman ni Scarlett. Nagtanong-tanong siya sa mga bystander at may nakapagsabi sa kanyang nirelocate daw ang mga vendors sa labas ng simbahan. Nang makuha ang mga impormasyong kailangan, ay nagpasya siyang umaten sa ginanap na misa. Si Caleb naman ay nagpaiwan na lamang sa labas. Dahil nagsisimula na ang misa, sa panghuling upuan na siya nakaupo, doon na lang ang natitirang bakante. Hindi gaano karami ang nagsisimba, kaya hindi mahirap sa kanya ang kilalanin ang mga tao roon. Lumingas siya sa paligid, nagbabaka sakaling mamataan ang mga taong hinahanap. Pero bigo siya, laglag ang mga balikat na nag-focus na lamang siya sa misa. Nakatitik siya sa altar at nagpa siya na magdasal. Patawad po, Panginoon. Patawad at kinalimutan kita noong mga panahong akala ko ay kaya ko na ang sarili ko. Nagtapang-tapangan ako dahil ayaw kong maging mahina. Nang mawala ang mga magulang ko, nawala din ang paniniwala ko sa iyo. Patawad sa mga pagkakamali ko, Panginoon. At kung hindi man magiging kalabisan, hihingi po ako ng pabor sa inyo. Pagalingin niyo po ako. Pagalingin niyo po ako. Kusang bumabagsak ang masaganang luha sa mga mata ni Scarlett habang tahimik na umuusal ng panalangin. Nakalimutan kong nandyan ka. Nakalimutan kong ikaw lang ang tanging makakapag-alis ng sakit at bigati sa puso ko. Patawad, Panginoon ko. Sa gitna ng kanyang taimtim na panalangin na may tahimik na luha, nagsalita ang isang bata sa Francis niya. Okay ka lang pa, Miss Pretty? Kusa siya nag-angat ng tingin sa maliit na tinig na iyon. Isang batang babae ang nakatunghay at pinagmamasdan pala siya nito habang siya ay nakayukong nagdadasal. Alam niyang siya ang kinakausap nito sapagkat siya lamang ang nakaupo sa last row. Ngumiti siya sa bata na maamong mukha nito. Napakaganda nito at mukhang may halong ibang lahi. I'm okay. Marahan niyang tugon. Ayaw niyang maging pangit sa paningin nito. Ilang pulgada lang ang layo nila, kaya alam niyang kitang-kita nito ang mga nailuha niya. Napabuntong hininga ang maliit na parang nagulat. You called me beautiful? Bulong ng bata. Maingat ito sa pagsasalita upang hindi iyon marinig ng iba maliban sa kanya. Nagniningning ang mga mata nito na tila iyon ang unang beses na nangyari iyon. Nasa kalagitnaan siya ng pakikinig sa humili ng pare nang may tumabi sa kinauupuan niya. Nakayuko ang kanyang ulo kaya't hindi niya pansin kung sino iyon. Wala sana siyang balak pansinin kung sino man ang nasa kanyang tabi. Ngunit ang amoy ng pabango nitong nanunuot sa kanyang ilong ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Dahan-dahang tumunghay siya. Namilog ang kanyang mga mata pagkakita sa lalaking katabi niya. Travis? Automatikong dumingas siya para hanapin si Caleb. Wala na ito sa kinatatayuan niya kanina. Binibisita kita, Miss, at mukha namang nasa mabuti kang mga kamay. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Anong ginagawa mo rito? Ginagawa ko po ang trabaho ko. Kibit-balikat nitong sagot sa patanong na tono. Bigla naman siyang kinabahan. Kung nandito si Travis, paano kaya si Dark? Hindi ko po kasama si Sir Dark. May pinagkakaabalahan po siya. And yes, inutusan niya akong tingnan ka rito. Si Travis na nabasa yata ang laman ng kanyang isip. Kumunot naman ang kanyang noo. Tila kasi may laman ang bawat salita ni Travis. Hindi naman nangulit ang lalaki at hinayaan siyang tapusin ang misa. Maging ito ay nakita niyang umuusal ng panalangin.
Parang ang bait-bait nito. Hindi bagay sa anyo nitong sigang-siga. Pagkasabi kay sa amo mo na, hindi niya ako responsibilidad ngayon. Kaya ko na ang sarili ko. Saka maganda naman ang binigay sa akin ni Dominic na security. Kaya kung nag-aalala siya sa kaligtasan ko, pakisabi na lang na okay lang ako. Ipinagdiinan niya ang salitang kung. Umismit naman si Travis sa kanyang tabi. Naglalakad na sila ngayon palabas ng simbahan. Kung alam mo lang, Miss Scarlett, ang dami ng nasakripisyo ni Sir Dark para lang maprotektahan ka. May sinasabi ka ba? Ang sabi ko po, sige po, magkita na lang po tayo. Gumagabi na at kailangan mo nang umuwi. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Nagsisinungaling ito. Sigurado siyang may ibinubulong ito. Hindi lang malinaw dahil pabulong-bulong lang ito habang nagsasalita. Ngunit malinaw niyang narinig ang pangalan ni Dark. Pero hindi na niya uusisain pa. At baka kung ano pang isipin ng bodyguard niya. And speaking of bodyguard, si Caleb ay nag-aabang na sa kanya sa bukana ng simbahan. Seryoso ang mga ito sa pagmamasid sa kanya at sa paligid. Kasama ko ang mga bodyguards ko. Nasa labas sila. Naputol siya sa pagsasalita. Nang mapansin niyang wala na sa kanyang tabi si Travis, hinanap niya ito sa gitna ng mga taong kasabay nila palabas ng simbahan. Ngunit hindi na niya ito nakita pa. Saan siya nagpunta? Nang hindi na niya makita muli si Travis, ay dumiretso na siya sa kinatatayuan ni Caleb at mukhang may kausap ito gamit ang earpiece. Copy that. Sige boss. Pinapauwi na namin siya. Sige po. Napaismid na lamang siya sa narinig. Seryoso talaga sila sa trabaho nila. Isang malutong dasampal sa kaliwang pisngi ang sumalubong kay Dark pagkauwing pagkauwi niya sa kanila. At mula iyon sa kanyang ina na namumula sa galit dahil sa biglaang pag-alis ni Scarlett. Ngayon mo sabihin sa akin na everything is under your control, Dark. Tell me! Tell me! Pinagtutulakan siya ng ina sa dibdib niya habang lumuluha ito sa galit sa kanya. At inamin na niya na kasalanan niya iyon. Kung hindi pa tumawag si Wilma, hindi ko malalaman na wala na sa bahay ninyo si Scarlett. Umuwi na pala siya ng Pilipinas. Anong klaseng asawa ka? Tama na, Mariela. Please calm down, sweetheart. Sinusubukan ng kanyang ama na pigilan ang kanyang ina. Calm down? Paano ako kakalma kung buhay ni Scarlett ang posibleng nasa panganib? Diyos ko, Solomon. Palibhasa, isa ka din sa may kasalanan kung bakit nandito tayo sa sitwasyon na to. Magsisisihan naman ba tayo ngayon, sweetheart? And you know the reason why we're doing this. Isa pa, we're doing everything to ensure Scarlett's safety. So please, sweetheart, nakikiusap ako. Kumalma ka. Nataas na naman ang blood pressure mo. Ayoko may mangyari sa'yo. Bahagya namang napahinahon ng mga sinabi ng ama niya ang kanyang ina. Ngunit patuloy pa rin itong umiiyak. Pinaupo ito ni Solomon upang pakalmahin pa. Ang kanyang kambal na kapatid ay tahimik lamang na nakaupo sa tabi. Si Dory naman ay hawak ang cellphone at may kung anong importanteng tinitingnan doon. Diyos ko, Scarlett, nangako ako. Nangako ako sa mga magulang niya na iingatan at aalagaan natin siya. Federico, Eloisa, I'm so sorry. Si Dark ay mariing nakapikit at hinihilot ang sentido niya. Bahagya na rin kasing sumasakit iyon dahil halos 2 araw na siyang walang tulog. Simula noong napag-alaman niya na umalis si Scarlett, kasama si Dominic upang umuwi sa Pilipinas. Alam niyang siya ang dahilan ng biglaang pag-alis ng asawa dahil sa naging huling pag-uusap nila. Nakapagbitaw siya ng mga masasakit na salita kay Scarlett noong gabing iyon na labis niyang pinagsisisihan. He didn't mean those words. Ayaw niyang saktan ang damdamin nito. Ngunit sinadya niyang sabihin iyon. Kapag kasi magkalapit sila, humihina ang depensa niya laban dito. Hindi maaari iyon sapagkat kailangan niyang maging malakas at malinaw ang kanyang kaisipan. Si Scarlett ang kahinaan niya, kaya nagawa niyang saktan ang damdamin nito. At hindi siya handang sabihin ang mga nangyari sa kanyang ina, sapagkat lalo lamang itong magagalit at sasama ang loob sa kanya. Mahal na mahal ng kanyang mama si Scarlett, anak na talaga ang turing nito sa kanyang asawa. Mapakla siyang natawa sa kanyang isip
dahil sa salitang asawa. Ang minsan na niyang pinangarap noon ay natupad na sa hindi nga lamang inaasahang sitwasyon at hindi sa paraang gusto niya. Nang kumalma na ang kanyang ina ay dinala na ito ng dad niya sa silid upang magpahinga. Wala raw kasing maayos na tulog ang ginang dahil sa pangyayari. Sobra talaga ang pag-alala nito. Pabagsak siyang umupo sa sofa katabi ni Nadurin at Darlene. Panay ang hilamos ni Nampalad sa kanyang mukha. Ano pa kasing nangyayari, brother? Bakit bigla ng pag-alis ni Ate Scarlett? Did you do something bad to her? May himig ng pag-aakusa sa tinig ni Darlene. Salubong ang dalawang kilay na nakadikwatro pa ngayon at nakahalukip-kip ang dalawang braso nito. Si Dory naman ay sinamaan siya ng tingin. Hindi niya alam kung may alam ito dahil sa talim ng tingin na ibinibigay nito sa kanya. Sumbong yara pa naman ang kapatid niyang ito. Hindi na lang niya pinansin ang kambal sa halip ay may tinawagan sa cellphone na hawak niya. Martin, oo, I need your help. Again. Kita niya ang marahas na pagbaling sa kanyang atensyon ng dalawa niyang kapatid sa kanyang direksyon. Suminya si Dory na tila nagmumura. Bumuntong hininga siya. He needs to do this upang mapanatag ang kanyang ina. Makaraan ng ilang sandaling pakikipag-usap kay Martin ay napahilot na naman siya sa kanyang sentido. Seriously, big bro? Ganun na ba talaga kilala ang sitwasyon at kinakailangan mo ang tulong ng ating pinsan? Wika naman ni Darlene. Gosh, nakakahiya naman kina Tito. Tila stress pang dagdag naman ni Durin. What do you want me to do? Galit si Mami sa akin. Kung hindi ko gagawin, baka itakwil na niya ako. Nakuha niya pang magbiro sa gitna ng seryosong usapan. Mom will never do that, giit naman ni Darlene. Seryoso ang mga sinasabi niya. Kailan ba kasi matatapos ang misyon mo dito, kuya? Napakaraming taon na ang ginugugol natin dito sa Macau. Gusto ko nang manirahan ng normal sa Pilipinas. Hindi ko na kaya. Wika naman ni Durin, saka nag-walk out. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa pag-akyat nito ng hagdanan. Nagkatinginan sila ni Darlene kapag kuwan. Don't mind her, kuya. Alam mo naman na, drama queen yun. Hindi mapubuo ang code name niya kung hindi siya ganyan. Lumamlam naman ang kanyang mga mata sa tinura ng kapatid. Dahil sa kanya, pati ang mga ito ay nasabak din sa magulong mundo niya. I'm so sorry po pati kayo ni Durin ay nadamay dito. Hingin niya ng paumanhin sa kapatid. Bumuntong hininga naman si Darlene. We chose this, bro. Hindi mo naman kami pinilit na gawin ito, hindi ba? At isa pa, kailangan natin itong gawin para maprotektahan ang pamilya natin. Isang maliit na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Napakamaunawain talaga ni Darlene. So any progress? Tanong ng kanyang kapatid. Alam niya ang tinutukoy nito. Nagkipit-balikat naman siya. Ako na ang ipinadala. At tungkol naman sa mga detalye, pwede na rin tayong makapagpahinga after this. Pahinga? Wala sa bokabularyo ng pamilya natin ang salitang yan, kuya. Sa kamukha namang walang katapusan ang pagsulpot ng mga bagong mafia. Iibig sabihin, matatagalan ka pa as an agent. Hininaan ni Darlene ang boses niya nang banggitin niya ang salitang agent. Para namang may choice pa ako, bulong naman niya. Sa totoo lang ay pagod na rin siya. Sa bawat organisasyong mapapasabak siya ng palihim ay palihim din namang umuusbong ang mga nagiging kapalit nito. Kaya nga nagtagal ng maraming taon ang mission nila ng kanyang ama. Nagtataka nga ako kung bakit hindi ka man lang nakakakuha ng award para sa walang kamatayang dedikasyon mo sa mission na to. Ilang taon na rin, kuya, at hindi ka na bumabata. Kailan mo ba kami balak bigyan ng pamangkin, ha? Tukso pa ng kanyang kapatid. Napaisip siya sa sinabi nito. Si Scarlett ang agad pumasok sa kanyang isipan. Hinayaan niyang dumulas ito palayo sa kanya. Iyon lang ang tanging paraan na alam niya para maprotektahan ito. Dahil hinding-hindi siya papayag na masaktan ito, lalong-lalo na ang mapahamak sa kamay ng mga Jacobs. Delikado ang kanilang misyon dito sa Macau. Kailangan nilang pasukin ang mga underground business dito para makapasok sa black market. Kailangan nilang pakisamahan ang mga Martensi. Araw-araw, ang plano niya ay kuhanin ang buong tiwala ni Leonardo Jacobs upang maging kanang kamay nito.
Ang anak nitong si Marcos ang karibal niya sa pwesto. Kinakailangan nilang umanib sa grupo ng mga kriminal upang makilala nila ang iba't ibang mga high-profile criminals na kanilang pababagsakin. Matagal-tagal na rin simula noong naging miyembro sila ng Martensi na siyang namumuo sa black market sa buong Europa at Asia. At kahit nakakuha na sila ng tiwala ni Leonardo, ay kailangan niya pa ring magdubli ingat. Hindi maaaring makompromiso ang kanyang misyon, especially his team. Isa itong tagong organisasyon na kinabibilangan niya. Siya at ang kanyang ama na si Solomon Alarcon, pareha silang mga secret agents. Ang kanyang ama ay isa sa original na miyembro nito. Dahil itinatag ang naturang organisasyon mula noong mamatay ang kanyang tiya Marisa na nakakatandang kapatid ng kanyang ama. Nagboluntaryo ang kanyang ama na tulungan ang pamilya ng kanyang tiya Marisa na humingi ng hustisya para sa kanyang tiyahin na namatay dahil sa taksil ng kanilang pamilya. At nang ang kanyang pinsan na si Martin ang sumali sa kupunan, nagpasya siyang sumali din ilang taon na pagkatapos. Simula noon ay hindi na tumigil ang Lightning Forces na tumulong maghanap ng hustisya sa mga pangyayari nito at ipinagmamalaki niya na isa siya sa kanila. Darlene at Durin ay bahagi din ng kupunan, ngunit hindi tulad nila. Hindi sila pinapayagang gawin ang ginagawa ng isang assassin. Ang kambal ay ipinagbabawal na gawin, isang rescue mission lamang dahil hindi sila pinayagan ng kanilang ama. Ang trabaho lang nila ay mag-imbestiga. Gumagawa sila ng mga undercover na mission, minsan pero tiyak, kaya nilang pumatay dahil sanay na rin sila. Kaya pala ang mga codename nila ay The Whisper and The Drama Queen. Ang kanyang ama naman ay tinatawag na Vulture, and him, they will call me Venom. Dahil isang uri ng kanyang mga mission, at iyon ay magsilbing lason na tutupok at susugpo sa mga halang ambituka na malakas kumilo sa mundong ibabaw. Nalipat ang kanyang atensyon sa cellphone na tumunog, kudyat na may tumatawag. Kinuha niya ito at dumoble ang stress na makita niya kung sino, ang kanyang nobya na si Luisa, na siyang pinagsimula ng hindi nila pagkakaunawaan ni Scarlett. Nakamata sa kanya si Darlene at hinihintay siyang sagutin ang tawag. Oo, Luisa. Halika dito, love, please. May sasabihin ako sa'yo. Busy ako ngayon, love. Nahihirapan siyang bigkasin ang tawagan nila. Sinulya pa niya si Darlene sa kanyang tabi na mabilis naman nag-iwas ng tingin. Halata kasing nakikinig ito sa pinag-uusapan nila ni Luisa. Pero mahalaga ito, love. Kailangan kita ngayon. Napabuntong hininga naman siya sa pagkatalo. Sige, hintayin mo lang ako. Marahan na napabuntong hininga ang katabi niya dahil sa narinig. Tumayo ito at walang paalam na iniwan siya sa sala. Maingay ang paglalakad ni Darlene at halatang nagdadabog ito. Kailangan kong gawin ito. Mabigat na pakiramdam niyang bulong sa hangin. Habang nasa biyahe pa uwi sila Scarlett ay hindi niya mapigilang maisip pa rin si Dark. Nakukonsensya siguro, kaya pinasundan ako kay Travis. Napaismid naman siya. Wala nga palang pakis sa kanya ang lalaking yon. Isiguro nga nagalit si Mama Mariela at pinacheck siya rito. Pumayag lang ako sa kasal na ito dahil nangako ako na poprotektahan at aalagaan kita. Hindi na mamahalin kita, Scarlett. Alam na alam mo yan sa simula pa lang. Pero nandito ko ngayon nakikiusap na mahalin kita pabalik. Alam mong hindi pwede. Hindi ko kaya. At alam mo na kung bakit. Dahil may mahal na akong iba. Paulit-ulit na nagre-reply sa isip ni Scarlett ang mga salitang iyon ni Dark na tila isang patalim na punyal na tumatarak sa kanyang kaibuturan. At kahit anong gawin niyang paglimot at pagbabaliwala ay hindi niya magawa. Pabalik-balik ang sakit sa kanyang puso na nilikha ng taong hindi niya akalain na kaya siyang saktan gamit ang mga salita lamang. Hindi ba siya kamahal-mahal sa paningin nito para pagsalitaan siya ng ganoon? Grabe siya. Ano ba kasing katanghan ang pumasok sa utak ko at umamin ako na mahal ko siya? Natutokso na tuloy siyang makipagbalikan kay Dominic para naman maipamukha sa asawa niya ang sinayang nito.
at sigurado siyang kapag si Dominic ang pinili niyang balikan, mas magkakaroon siya ng katiwasayan dahil alam niyang mahal na mahal siya ng dating nobyo. May part kasi sa utak niya na gustong gumante sa sakit na ipinarana sa kanya ni Dark. Pero huwag na lang, at di ba nga, wala siyang pakisakin. Mrs. Scarlett, pwede po kayong matulog kung gusto niyo po. Medyo malayo-layo pa kasi ang biyahe natin. Nabaling ang kanyang atensyon sa nagsalita. Kumunot ang kanyang noo. Labis niyang ipinagtaka ang sinabi naman ni Caleb. Ang lapit-lapit lang ng uuwian natin, matutulog pa ako. We're going to Barangay Olivero, Miss Scarlett. Doon ka na muna tutuloy. Dagdag pa ni Caleb. Ano? Gulantang niya, saka tumingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata, sabagkat nasa ibang direksyon nga ang kanilang tinatahak at hindi ang pauwi sa mga Smith, at handa na sana siyang pagalitan ang mga bodyguards. Ngunit sa kanya muling pagtataka ay halos sabay-sabay na nagsuot ng kakaibang face mask ang mga ito. Mukhang may idea na siya sa mangyayari, ngunit huli na upang tuluyan niyang mapagtanto kung para saan ang face mask na suot ng kanyang mga kasama. Ilang singgundo lang ang binilang ay kakaibang amoy na ang bumalot sa kanyang paligid at nagsimula na siyang mawala ng malay. Nang magkamalay siya ay bumungad sa kanya ang isang magarbong silid. Modern Victorian era ang design na nakikita niya sa paligid. Napabalikwas siya ng bangon. Ha? Hindi ito ang silid ko. Anas niya, sabay sapo sa kanyang ulo sapagkat may kaunting hilo siyang nararamdaman. Wait! Matapos sambitin iyon ay mabilis na nagbalik sa kanyang alaala ang mga pangyayari sa van. We're going to Barangay Olivero, Miss. Doon ka na muna tutuloy. Madrigal! Sigaw niya dahil sa galit. Bumangon siya sa kama at biglang pumunta sa pintuan. Ngunit bago pa niya ito maabot ay bumukas ang kahoy na pinto at nakita niya si Martin na nakangiti ng malawak sa kanya. Good morning, Princess Scarlett. Welcome to Barangay Olivero. I hope you had a good sleep last night. Sa halip na batiin pabalik ang lalaki ay sinugod niya ito at kinawalyuhan. Bakit ako nandito, ha? Bakit mo ako dinala dito? Anong gagawin ko dito? Galit niyang sabi rito. Oh, si Karing Scarlett. Tigil-tigilan mo ako sa mga paganyan-ganyan mo at sagutin mo ako. Sabihin mo, bakit ako dinala dito ng mga walang bodyguards na yon? Patuloy niyang sigaw at mas hinigpitan pa ang hawak sa kuwilyo ni Martin. Martin, sinong sumisigaw? Sino siya? Nabitawan naman ni Martin sa bigla ang pagdating ng isang babae. Agad niyang napasadahan ang kabuuan nito. Kaya naman nakilala niya agad. Nanlaki ang mga mata niya na nakita ito. Bakit siya nandito? Ikaw si Odali Allen, hindi ba? From Movers? Nabawasan ang galit niya na makita ang dalaga. Yeah, ako nga, at ikaw? Balik tanong nito na obvious din ang ginawang paghago ng tingin sa kanyang kabuuan. Mabilis niyang tinabig si Martin, saka inilahad ang kanang kamay. Scarlett Gonzalez. Kita niya ang lalong pagkunot ng noo ni Odali, at ang mata nito ay nagpalipat-lipat ng tingin sa kanila ng katabi niyang binata. Nahulaan niya agad kung ano ang iniisip nito. Naku, it's not what you think, Odali. Family friend namin si na Martin. Ano yung mga saraulo ko kasing bodyguards? Kinidnap ako at dinala dito, kaya ayon. Eh, what about you? Kamag-anak ka ba nila or something? Usisa naman niya rito. Namayani naman ang katahimikan ng ilang segundo dahil sa kanyang tanong. Umarko ang kanyang kilay. Nakita niya ang pagkabalisa naman kay Odali. She's my wife. Biglang basag naman ni Martin sa katahimikan na bigla niyang ikinabigla. Wife? What the? May asawa ka na? Muling namilog ang kanyang mga mata sa narinig. Pwede bang maiwan mo muna kami sandali, wife? May mga importante la akong sasabihin kay Scarlett. Muling wika ni Martin na parang hindi siya nito narinig. Naging seryoso na ang tinig at titig na titig kay Odali. Okay, tila nahihiya namang tura ng dalaga. Scarlett, doon muna ako, ha? Sige, nakangiti niyang sagot dito. Mataray niyang hinarap muli ang katabing lalaki.
Pwede bang sabihin mo na sa akin ang nangyayari? Baka gusto mo mag-breakfast muna tayo. No, tell me right now. Bakit ako nandito sa Barangay Olivero? Mariinis ang wika rito. Pero nagtataka lang ang tingin ni Martin sa kanya dahil sa mga sinasabi nito. Tama ang pinsan ko. Malaki talaga ang ipinagbago mo. Like a lot, sabi niya, sabay ngisi sa kanya. Nagtaas naman siya ng kilay. Hindi niya ipinahalatang natigilan siya sa sinabi nito. Huwag mong ibahin ang usapan dito, Martin. Mahinang natawa naman si Martin at umiiling-iling. Okay, tinuro nito ang sofa sa loob ng silid. Have a seat and let's talk. Sinundan niya ito. Di sinasadyang mapadako ang tingin niya sa kamay nito at napansin ang singsing doon. Kasal ka na talaga? Asawa mo talaga si Udali Allen? Tiningnan nito ang singsing na suot. Yeah, few days ago. Walang kangiti-ngiti nitong tugon. May gusto pa sana siyang itanong ngunit saka na lamang kapag nalaman na niya ang dahilan kung bakit siya narito. Simulan mong ipaliwanag ang iyong sarili. Wika niya rito. Napabuntong hininga naman si Martin. Tumawag sa akin si Dark at hiniling niya sa akin na panatilihin kang ligtas. Napaikot naman ang kanyang mga mata sa inis. I get it. Nag-hire kayo ng mga bodyguards para sa akin. Safe na naman ako ah. Nasa Pilipinas na ako. Saka alam na ba ito ni na Dominic? Sinabi mo malang ba na kinidnap mo ako? Wika naman ni Scarlett. Of course. May basbas din naman mula kay Dominic dahil alam niyang mas ligtas ka dito. Huwag kang mag-alala. Bibisita din siya dito. So wala palang kwenta ang mga binigay ninyong bodyguard sa akin kaya kailangan pang dalhin niyo ako dito. May mga bago silang assignments kaya naisipan kong dito ka na lang muna. Look, I'm sorry Scarlett, but you have to stay here for a while. Until when? Naiinis niyang tanong kay Martin. Kaya nga siya umalis ng Macau para matahimik na ang buhay niya. Tapos mas OA pa pala ang magiging sitwasyon niya rito. Habang hindi naaayos ni Dark ang mga kailangan niyang ayusin, tumayo siya at namaywang. Mga kailangan ayusin? At anong kinalaman ko sa mga yon? Basically, asawa ka niya at dapat lang naman na siguruhin niyang ang kaligtasan mo. Nagulat naman siya. Alam mo, ang alin? Naasawa mo ang pinsan ko? Yeah, ang totoo niyan, ako ang tumawag ng judge. Kaibigan ko siya by the way. Natutuwang wika naman ni Martin. Mapakla naman siya natawa. Alam din kaya nito ang dahilan ng biglaan niyang pag-uwi. Sa bagay, wala namang imposible sa mga ito. Bata pa lamang siya ay kilala na niya ang pamilya nila Martin. Kababata nila ito. Minsan na rin siyang nakarating dito sa Barangay Olivero noong mga bata pa sila. Kalaro nila ang batang Martin noon. Pero noong medyo nagkakaedad na silang lahat, ay sa mga parties na lang sila nagkikita-kita. Hindi na rin sila muling nakabalik dito sapagkat naging busy na rin siya sa school. Yung mga Jacobs, kilala mo rin ba sila? Tumango naman si Martin. Ganun ba talaga sila kasama para katakutan sila ni Dark ng ganoon? Natawa naman si Martin. Hindi siya natatakot sa mga yun ni Scarlett. Mas takot pa siyang masaktan ka at may mangyari sa'yo. Nagtatrabaho siya sa kadiliman para manatili ka lang sa liwanag, Scarlett. Mahiwagang tura naman sa kanya ni Martin. At ano ang ibig mong sabihin? Naguguluhan niyang muling tanong rito. Hinahayaan naming manirahan kami sa dilim para kahit papaano maging mapayapa. Napaungol na lamang ang dalaga dahil mas lalo lang siyang naguluhan sa sinagot na lalaki. Hindi ko pa rin talaga magets. Umirap na lang siya dito. Hindi mo kailangan. Just be safe, okay? At huwag kang aalis ng Barangay Olivero. Hanggat hindi ko sinasabi, okay? Ginagawa lahat ni Dark ang lahat para ayusin ang mga dapat ayusin. Tapusin ang mga dapat ayusin. Kaya trust me, Scarlett. Mas safe ka hanggat nasa poder kita. Labagman ay tumango na lamang siya rito. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Kung hindi ang sumunod sa mga tagubilin ni Martin. Hindi naman siguro gagawa-gawa ang mga pinagsasabi nito. Kilala rin ng binata ang mga Jacobs kung kaya't pinangangambahan niya rin ang kanyang kaligtasan ngayon. I love you, Dark. Nakipaghiwalay ako kay Dominic dahil mahal kita. Mahal kita. Kaya titiisin ko lahat. Titiisin ko ang lahat. Mahal kita, Dark. Matagal na. Bakit hindi mo na lang ako mahalin, Dark?
Bakit hindi mo hahayaan ang sarili mo na mahalin mo ako o magpakita ka man lang na kahit kaunting pagmamahal? Please, Dark, mahalin mo na naman ako kahit kaunti lang. Ako ang asawa mo, Dark. Kaya ako dapat ang naglalagay sa balat mo ng mga ganyang tanda. Sa akin mo dapat inilalabas ang init ng katawan mo at hindi kay Luisa. Humihingal na napabangon si Dark mula sa kanyang kinahihigaan. Napapanaginipan na naman niya si Scarlett na ilang beses na ring nangyayari sa nakalipas na 3 buwan. At hanggang sa panaginip ay ramdam niya ang sakit na idinulot niya rito. Naalala niya ang sarili noong mga oras na umamin ang kanyang asawa sa nararamdaman nito para sa kanya. Akala niya noon ay dala lamang ng kalasingan, kaya ito nakapagbitiw ng mga ganoong pag-amin. Ngunit nasaksihan niya rin kung paano patunayan ni Scarlett na nagsasabi ito ng totoo sa kanya. Pero natatakot siya. Hinayaan niyang mapunta na lang sa wala ang mga ginawa nito para sa kanya. Pinagsisilbihan siya nito kahit sinasadya na niyang baliwalain lahat. Masakit man sa kanya na makita itong nasasaktan. Isa pang pumabagabag sa kanya ay ang nabitiwan ng salita noong kasalukuyang comatose pa si Scarlett. Nangako siya na kakalimutan niya ang nararamdaman at hahayaan silang maging masaya ni Dominic. Mahalaga sa kanya ang dalawa at ayaw niyang masaktan si Dominic dahil naniniwala siyang mas karapat dapat ang lalaki kay Scarlett kaysa sa kanya na mas mapapabuti si Scarlett kung si Dominic ang makakasama nito at hindi siya. Ngunit nagbago ang lahat noong malaman niyang parehas pala sila ng nararamdaman ng kanyang asawa. But then again, wala siyang magagawa kundi gawin ang nararapat at tapusin na ang kanyang misyon upang mabuhay na ng tahimik. At kung handa pa siyang tanggapin muli ni Scarlett, nais niyang bumuo ng pamilya kasama ito, katulad ng matagal na niyang pinapangarap noon. Napabaling siya sa pintuan ng may marahang katok ang narinig niya mula roon. Isang kasambahay ang tinawag siya mula sa labas. Pupungas-pungas siyang bumangon at tinungo ang pintuan. "Good morning ho, Sir Dark. Si Ma'am Luisa po nasa ibaba. Hinihintay po kayo." "Sige, sabihin mo sa kanya na umakyat dito." Isa pa itong si Luisa sa pinaproblema niya. Si Luisa na ang kasama niya mula pa nang pumasok siya sa Martense Organization. Si Luisa din ang nagsilbing distraction niya noong mga panahong nalilito siya sa nararamdaman at nais na lang kalimutan si Scarlett. Uli lang lubos na ang babae at nakaranas ng mga hindi magagandang pangyayari sa buhay. Kaya naman dumating sa punto na ang nararamdaman niyang awa para rito ay naipagkamali niyang pagmamahal. Bukod pa roon, kailangan niya si Luisa para maisagawa ang mga plano niya. Pero magbabago ang plano niya dahil sa pagbubuntis nito. At isang malaking kalokohan na siya ang sinasabing ama ng ipinagbubuntis nito. Oo, may mga nangyayari sa kanila ni Luisa. Pero sinisigurado niyang alam niya ang lahat ng lihim ni Luisa. Buong pagkataon nito ay kabisado na niya. Maging ang pagkakaroon nito ng karelasyon kay Marco Williams. Kaya ibig sabihin, noon ay hindi siya ang ama ng tinadala ni Luisa. Saktong nakapag-ayos siya ng sarili ay may kumatok muli sa kanyang pintuan. "Come in." Bumungad si Luisa na nakasuot ng bulaklaking bestida. Halata na rin ang umbok nito sa tiyan. Akmasan ang lalapitan siya nito. Ngunit sininyasan niya itong umupo sa sofa. "You're always busy kaya ako na ang nagkusang pumunta dito." Panimula ng babae. Halatang iritado dahil sa kawalangganan nitong sabi. "Sinabi ko na sa'yo, may mga inaasikaso ako sa ngayon. Madami akong kailang ayusin sa negosyo." Mahinahong saan naman ni Dark. Nakapamiwang siyang nakatayo malapit sa sofa ngunit hindi niya naisipang umupo sapagkat maging maikli lamang ang pag-uusap nila. "Yes, you are. Kaya nga hindi mo man lang kami nagawang puntahan o kumustahin ang anak ko?" May sarkasmo sa tinig ng babae. "I'm sorry pero siguro dapat nating pag-usapan ang tungkol sa relasyon natin." Itiniin niya ang salitang natin. At nang marinig ito ni Luisa, naging alerto siya at mukhang nag-alala. "Honestly, I don't believe that I'm the father of your child." Malamig siyang nakatingin sa tiyan nito. Napatayo naman si Luisa mula sa kanyang kinauupuan at umilang hakbang palapit sa kanya. "Ano bang pinagsasabi mo dyan?"
Ginawa natin dalawa ang batang nasa sinapupunan ko ngayon. Anak mo ito, Dark. Kaya please naman, huwag kang magsasalita ng ganyan. Halata ang takot sa boses ng babae. Hindi naman nagsalita si Dark. Alam niya sa kanyang sarili na hindi talaga siya ang ama nito. Si Marco Williams, na isa sa binabantayan niya na drug lord sa Macau. Matalik na kaibigan ni Marcos Jacobs at isa sa kaagaw niya sa posisyon upang pumalit sa pwesto ni Leonardo Jacobs na nanalapit nang bumaba sa katungkulan bilang pinuno ng Martensi. Dark! Ano bang nangyayari sa'yo? Halos mag-hysterical na si Luisa. I can't be with you anymore. Tahasang wika naman ni Dark. Tinakpan ni Luisa ang bibig para pigilan ang hikbi niya. Why? Tila nahahapong akusa ni Luisa sa kanya. Akala ko ba mahal mo ako? Saad ni Luisa na nanginginig ang boses nito. Unti-unti na ring tumutulo ang luha nito sa mga mata. Umigting naman ang kanyang panga dahil na konsensya siya. Sarili niya ang dahilan sa mga luhang iyon. Sinagta niya ang sarili. Siya ang nagtaksil kay Dark. Akala ko. I'm sorry. Yun lang ang nasabi niya. Alam niyang kahit anong mga salitang paghingi ng tawad ang sasabihin niya rito, ay hindi na mahalaga ito ngayon para kay Luisa. Ang tanging naiisip at nararamdaman niya ngayon ay ang pagtataksil sa kanya. Narinig niyang napangisi naman si Luisa. Hinaplos-saplos nito ang tiyan habang nakayuko doon. Tahimik na umiiyak. So all along, you were just pretending that you love me? Si Scarlett pa rin ba? Bumagsak naman ang balikat ni Dark. Alam niyang pinaghihinalaan na siya ni Luisa sa nararamdaman niya para sa asawa. Oo. Pero nakasagot pa rin siya ng diretsyong nakatingin sa babae. Wala na yata akong ibang babaeng mamahalin kundi si Scarlett lamang. Pipiniyang bulong sa hangin. And we can do a paternity test para makumpirma natin na ako ang tunay na ama ng baby mo. Malamig niyang dagdag dito. Bumalik naman sa kanyang alaala ang mga oras na nalalasing siya at sinasamantala ni Luisa ang kanyang kahinaan. Yes, there are the times that he wanted to use her to forget his feelings about Scarlett. At siguro nga naging mahina rin siya, kaya napasok siya sa ganitong sitwasyon ngayon. Lalaki siya at may pangangailangan din. Hindi niya itatanggi iyon. Hindi na kailangan. Nagtataka siyang humakbang papalapit sa babae. Huminto siya na medyo malapit na siya dito. Samantalang si Luisa naman ay nanatili pa rin nakayuko at hinihimas ang may kaumbukang tiyan nito. The baby is not yours. I'm sorry for lying. I think this is enough. Enough for me to stop this madness. I'm done, Dark. Hinding-hindi ko hahayaang na maging maligaya kayo at sisiguraduhin kong habang buhay mo itong dadalhin sa iyong konsensya. Habang buhay, Dark. Habang buhay. Sigaw ng isipan ni Luisa. Ilang buwan ang nanatili si Scarlett sa poder ng mga Mijares sa Barangay Olivero, ngunit walang Dark na nagparamdam sa kanya. Sa tagong parte kasi ng kanyang puso ay umaasa siyang susundan siya ng lalaki, dahil napagtanto niya na hindi niya kayang mawala ito. Ngunit isang malaking ilusyon lamang iyon dahil hindi naman siya importante sa asawa. Nagpasya siyang maglakad-lakad sa malawak na hardin ng mga Mijares dahil sa pagkainip niya. Bit-bit ng isang kamay niya ang kanyang cellphone dahil natutuwa siyang kuhanan ng litrato ang mga bulaklak doon. Mga halaman at bulaklak na lamang talaga ang katuwang niya sa pagpawi ng kanyang kalungkutan. Busy siya sa pagpost ng IG story niya nang mamataan niya sa hindi kalayuan si Martin na may kausap sa cellphone nito. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan ng mga ito base sa facial expression ng lalaki. Nagkibit-balikat na lamang siya. Pagkatapos mag-post sa IG niya, ay binigyan pansin naman niya ang IG story ng iba, kabilang na doon ang kay Dominic. Nag-post ito tungkol sa ban event nito noong nakaraang gabi. Napangiti naman siya. Napakahusay naman kasi ni Dominic pagdating sa time management. Sobrang busy na nito sa trabaho ngunit
Nagagawa pa rin itong makisingit ng gigs. At nagagawa pa nitong dalawin siya sa Barangay Olivero once in a while upang siya ay kumustahin ito. Sa katunayan ay bisita lamang niya ito noong nakaraang araw upang i-celebrate nila ang kanyang birthday ng mas maaga dahil magiging busy nga raw ito sa mismong araw ng kanyang kaarawan. And today is her birthday. Masyadong delikado ang plano mo at wala silang CCTV kaya medyo mahihirapan tayong pasukin ang kuta nila. Narinig ng kanyang tenga si Martin na nagsasalita. Nakuha ng atensyon niya ang mga narinig buhat dito. Ano ka bang klaseng tao, Martin? Why do you talk like that? Martin is a mysterious kind of guy. Katulad ng pinsan nito na si Dark. Seryoso ito. Marahang lumakad patungo kung saan at nakapamulsa ang isang kamay sa suot na pantalon. Mukhang hindi yata siya nito napapansin ang presensya niya. Kaya napagpasyahan niyang makinig sa mga sinasabi nito sa kausap. She got curious kasi nga sa mga narinig niya. Sige. Send me the details para ma-alerto ko yung iba. Pag-usapan natin yan mamaya after dinner. Don't be late, bro. Sige, bye. Napaisip naman si Scarlett kung sino ang kausap ni Martin at kung tama siya nang hinuha, ay makakasalo nila iyon mamaya sa dinner na para sa kanya. Ang pamilya ni Martin ay nagdaos ng simpleng dinner para sa kaarawan niya. Nakita niya naglakad na rin paalis si Martin kaya ipinagpatuloy na rin niya ang pagpicture sa mga bulaklak. Iwinaksin na lang niya sa kanyang isipan ang mga narinig mula dito. Habang pinagmamasdan niya ang buong hardin, ay hindi niya maiwasang maging emotional sapagkat naalala na naman niya ang kanyang mga magulang. Ito yung lugar na lagi siyang dinadala ng kanyang mami. Sa tuwing bumisbisita sila rito noon, dito sa Barangay Oliveros, gustong-gusto ng mami niya ang mga halaman dito. Scarlett! Tawag sa kanya ni Odali. Lumingon siya at nginitian ito. Pasimple din siyang nagpahid ng mga mumunting luha sa mga mata. Kailangan pa nating maghanda. Malapit na ang hapunan. Ipinaalam sa kanya ng babae. Magkapanabay na silang tumungo sa loob. Odali is a nice girl. Mabilis niya itong nakasundo at isa na rin ito sa mga dahilan kung bakit nagilaw na siya sa Barangay Olivero. You told me it's just a simple dinner for me, pero bakit kailangan pa natin to? Tayo-tayo lang naman, hindi ba? Tanong niya sa kasama habang inaayusan sila ng mga makeup artist at stylist ng Family Mijares. Alam niya rin na hindi lingid sa mga ito kung ano ang dahilan kung bakit siya narito ngayon. Kaya hindi naman siguro mag-iimbita pa ng maraming bisita sina Don Gregorio. Yep, mga taga rito din lang and few relatives outside. But don't worry, mababait naman sila. And about our glam for today's video, may photoshoot din tayo magaganap mamaya after dinner. Pandagdag sa memory wall nila. Kaya nga mas napaaga ang hapunan ngayon. You know naman the oldest, hindi ba? Gustong-gusto nilang nakikita ang mga sarili na nakasabit sa mga pader. Magiliw na sagot naman ni Odali. Nagkibit-balikat na lamang si Scarlett. Maya-maya may naisipan siyang itanong dito. Gaano mo kakilala ang asawa mo, Odali? I mean, may involvement man siya sa Alarcons and Macau's business, hindi ba? Nakita niya kung paano natigilan ang babae sa kanyang tanong. Pagkatapos ay inutosang lumabas na ang mga tagaayos nila. Lipsticks na lamang naman ang inilalagay nila sa kanila at kayang-kaya na nila iyong ilagay. Bakit mo naman naitanong, Scarlett? I heard your husband kasi kanina and he's talking over the phone with someone and they're talking about dangerous plans, something like that. Is he also part of this mafia thing with the Alarcons? Napabuntong hininga naman si Odali. I'm sorry, but I can't tell you anything for now, Scarlett. Malalaman mo rin naman lahat sa tamang panahon. Nakita ni Odali ang disappointment sa mukha niya. Panahon? Kailan ba ang tamang panahon kapag napahamak na ako ulit? Wala pa akong karapatan na alamin kung ano nangyayari para naman at least maihanda ko ang sarili ko kung sakasakali man. Napubuntong hininga naman muli si Odali. Ganyan din ako noon. I'm clueless of what's happening around me. Andoong nanganib na ang buhay ko pero ni isa sa kanila walang nagsabi sa akin ng mga dapat kong malaman.
Pero noong malaman ko naman ang lahat, naisip ko na sana pala na natili na lang akong walang alam. Kay Scarlett, may dahilan kung bakit ka nandito ngayon. May dahilan sila kung bakit pinili nilang huwag munang sabihin sa iyo ang lahat. At kung sakaling malaman mo na ang lahat ng sagot sa mga pagtataka at katanungan mo, sana hindi ka maging kagaya ko na bitter pa din hanggang sa ngayon. Parang mas lalo siyang naguluhan sa mga sinabi ni Odali. Pero mayroon na siyang idea sa mga nangyayari. Mananahimik na lang muna siya sa ngayon. Nagsimula na ang special dinner para sa kanyang kaarawan. Halos puno ang bawat table at halos upuan ay okupado na. Ngunit nagtataka siya kung bakit may isang silya sa tabi niya na nanatiling walang laman. Hindi pa sila nagsisimulang kumain, ay kanya-kanya nang bigay ng mga regalo sa kanya ang mga kasalo niya sa hapunan. Happy birthday, Ate Scarlett. Grabe naman talaga, napakaganda mo naman. Ito naman ang regalo ko sa'yo. Babaeng pinsan naman ni Martin ang bumati at nagbigay sa kanya ng regalo. Base sa paper bag at pangalan ng shop na nakatatak doon, ay alam na niyang mamahaling alahas iyon. Thank you so much, Gail. Magiliw niyang pasalamat. Maagap na naman na kinuha ng isang kasambahay ang regalo at dinala iyon sa table, kasama ng iba pang regalo niya. Nagpatuloy naman ang mga mihara sa pagbati sa kanya. Si Odali naman ay binigyan siya ng bracelet. Matagal na niyang gustong bilhin iyon pero bawal nga siyang lumabas. Excited na siyang magamit iyon. O Martin, iho, ano namang regalo mo? Untag naman ni Doña Rita sa apo. Ah, right, kunin ko lang sandali. Tumayo naman si Martin sa kinaupuan nito. Sinundan ang mga mata niya ito pero dahil pumunta ito sa bandang likuran niya, ay ibinalik na niya ang paningin sa mga kaharap sa mesa dahil mababali na ang kanyang leeg. Iniisip ko kung anong regalo niya. Walang ka-taste-taste ang batang yun eh. Scarlett, iha, ngayon pa lang ay humihingi na ako ng pasensya sa'yo. Wika naman ni Dante Mijares, ang ama ni Martin, kung saan nakaupo ito sa kanyang electric wheelchair. Hindi niya alam kung ano nangyari dito. Kung ganito ito sa kalagayan nito ngayon, ayaw na niya magtanong at nahihiya naman siya. I'm still feeling grateful po, Tito. Umaapaw po sa kaligayahan ang puso ko ngayon. Dahil ramdam na ramdam ko po ang pagkalinga ninyong lahat sa akin. Wika naman niya. Muntik pa siyang mapaiyak. Pinigilan niya lang. Napakabuti ninyo pong lahat sa akin. Thank you po sa mga gifts ninyo. Masayang-masaya po ako. Narinig niya si Martin. Then after that, bouquet of red roses came out from her side. Napangiti siya at tinanggap ang bulaklak. Sa kahinarap ang taong nagbigay para magpasalamat dito. Hindi niya napansin ang maliit na ngiti sa labi ng mga kasama sa hapagkainan. Maraming salamat dito, Ma. Happy birthday, wife. Nanigas siya sa kinaupuan niya. Hindi siya nakakilos. Bigla siyang nanlambot at parang nanginig ang kanyang mga kalamnan. Nandito si Dark. Kita niya ang unti-unting pagyuko ng lalaki upang bigyan siya ng isang halik. Dumapo iyon sa gilid ng kanyang labi. Mas lalo siyang natulala dahil doon. Dark, iho, tamang-tama ang dating mo. Sige na, upo ka na at makakakain na tayo. Ang tinig naman ni Don Gregorio ang tila pumukaw sa kanyang pagkabigla. Nahihiyang umayos siya ng upo habang si Dark naman ay inaayos na rin ang sarili sa tabi niya. Kaya pala may bakanting upuan sa tabi niya para pala iyon kay Dark. At ano yung nakikita niyang kislap sa mga mata ng lalaki kanina? Yung paraan kasi ng pagtitig nito sa kanya ay parang punong-puno ng pangungulila at pagmamahal? O nag-iilusyon na naman siya? Kumain na tayong lahat. Anunsyo naman ni Don Gregorio, tanda ng pagsisimula ng kanilang hapunan. Wala pa rin siya sa sarili kahit nagsimula ng magsikain ng mga kasama, kaya't hindi niya pa rin pansin ang mga multong ngiti sa mga ito. Ang iba ay tila maiihi na sa kilig habang pinagmamasdan silang dalawa ni Dark. Hindi nga niya namalayan na naipaglagay na pala siya ni Dark ng pagkain sa kanyang pinggan. Isang kasambahay naman ang magalang na kumuha ng bulaklak sa kanya. Nagkagulo lang ang mga paru-paro sa kanyang tiyan nang tingnan niya ang magkadaop nilang palad sa ibabaw ng mesa.
May mga impit na tili siyang naririnig. Ngunit misto layatang nabingi siya para hindi na niya iyon pansinin pa. Kain na, masuyong tinig ng lalaki sa kanya. Sabay marahang pisil sa kanyang kamay. Ganoon na lamang ang sunod-sunod na pagtambol ng puso niya nang hawiin ni Dark ang ilang hibla ng kanyang buhok upang ilagay sa likod ng kanyang tainga gamit ang libreng kamay nito. Narinig niya ang mga tili ng ilang teenagers. Hindi pa rin niya magawang umimik. Grabe, pinagpapawisan na pati kilikili niya. Hindi ka ba makapaniwala na nandito na ang asawa mo, girl? Pambabasag naman ni Odalis sa moment niya. Doon na siya muling tumingin kay Dark. Nandito ka na, she finally said, stating the obvious. Binigyan siya ni Dark na malambing na ngiti at nagulat pa siya nang yumuko ito at hinalikan siya na masuyo sa noo. Ang mainit na labi nito ang nagpawi ng lahat ng sakit na nararamdaman niya. Isang halik lang pala sa noo ang katapat niya. Titiklop na agad siya. Nawalan tuloy ng kwenta ang ilang buwan niyang kunwaring pag-move on. Hindi alam ni Scarlett ang mararamdaman ngayong magkasama na sila ni Dark sa iisang silid. The Miharas didn't know their issue. Ang alam lang ng mga ito ay kailangan niya munang manatili sa Barangay Olivero para sa kanyang seguridad. Hindi pa sila nakakapag-usap ng maayos ni Dark kung bakit ito nandito ngayon at kung bakit ito umaaktong parang mag-asawa talaga sila sa harap ng mga Miharas. Napatingin siya sa flower vase na kinalalagyan ngayon ng bulaklak na bigay ni Dark. Pagpasok niya sa silid na inuuko pa ay may flower vase na sa side table. Kaninang umaga ay makalat pa ang ibabaw niyon ng kung ano-anong gamit niya. Pagkatapos ay nahagip ng kanyang mga mata ang paghuhubad nito. Hinubad ang kanyang button-down shirt. Agad naman siyang umiwas ng tingin dito. Maliligo ako, kaswal na sabi ng lalaki who's acting like nothing happened sa tatlong buwan na nakalipas. Hindi siya kumibo rito. Hinayaan niyang gawin ito ang nais. Kahit kanina sa photoshoot kung makayakap at halik sa kanya ito. Akala mo mahal na mahal siya nito. Imposible, hindi ba? Pero dahil ayaw niyang makahalata ang mga Miharas ay nakikisama siya sa trip ng kanyang asawa. Nakuha ng matapos ni Dark maligo ay hindi pa rin niya ito pinapansin. Siya ang sumunod na naglinis ng sarili hanggang sa paliligo ay laman ng isip niya kung bakit bigla ay kasama na niya si Dark ngayon na sa pagkakaalam niya ay galit sa kanya. Nagkatotoo kaya ang pipinghiling niya na sana ma-realize nitong siya pala talaga ang mahal ng lalaki. Ano nangyari sa kanila ni Luisa? Puno ng katanungan siyang lumabas ng banyo matapos makapagbihis. Nakasuot siya ng pares ng pajamas instead sa lagi niyang sinusuot na nightgown. Mahirap na at baka kung ano pang isipin ng lalaking ito na nakasama niya ngayon kung magsusuot siya ng revealing na pantulog. Naabutan niya may kausap sa cellphone si Dark. Business as usual, he's facing the glass window. Napaismid naman siya at inirapan ang likuran nito. Lumapit siya sa nakapatong niyang cellphone. Hindi niya napansin na malapit na si Dark sa kanya. Hahanapin niya si Odali para makipagkwentuhan kaysa makasama sa loob ang lalaking nagpapagulo lagi ng buhay niya at ng buong sistema niya. Saan ka pupunta? Akma na sana niyang bubuksan ang pintuan ngunit napatigil siya sa tanong na iyon. Napairap naman siya. Outside, obviously. I thought you already tired. I heard you while talking to Smartin's wife, he said softly. Parang gusto niya malambot sa lambing ng pagkakasabi nito sa mga salitang iyon. Napabuntong hininga naman siya. Umikot siya upang harapin ito ngunit hindi na lang sana niya ginawa sapagkat napakalapit na pala nito sa kanya. What the hell? Hindi mo lang niya namalayan at narinig ang paghakbang nito papalapit sa kanya? At narinig ko din na masakit ang mga hita mo. Siguro kailangan mo ng pahinga. O kung gusto mo pwede kitang masahiin para maging maayos naman ang pakiramdam mo. Napamaang naman si Scarlett. Talaga? Si Dark ba talaga nagsasalita ngayon sa harap niya? Never ito nag-initiate ng kahit ano para sa kanya. Hindi talaga siya makapaniwala sa mga inaakto nito kanina pa. But his expression didn't change.
Ganoon pa din simula kanina ng pagdating nito. Puno ng pagsuyo. Oh shit. She's being delusional now. Kung ano-ano na kasi ang naiisip niya. Kailan pa nagkaganoon ng ganoon sa katawan ang lalaking ito? Okay na ako ngayon. Sumagot naman siya. Wala siyang ibinigay na emosyon dito. No, I insist. Sabi ko, I'm okay. It's fine. May diin niyang sabi dito. Ba't ba ang kulit mo? Totoong sumakit ang binti niya kanina sa kakatayo suot ang high heels. Pero kaya naman niya iyon. Nakakalakad nga siya ng maayos at isang kalabit na lang talaga ay mapipigtas na ang maikli niyang pasensya kapag hindi pa siya tinigilan ni Dark. Gayon pa man, kailangan mo magpahinga. Muling wika nito. Huwag kang umakto na para bang isang ulirang asawa ka sa akin ngayon. Kinamumuhian mo ako, hindi ba? Supra mo akong kinamumuhian. So bakit ngayon nandito ka na tila umaakto na tila ba may pagmamahal ka sa akin? At bakit nandito ka nga ba? Para ba ipamukha sa akin ang pagiging desperada ko na mahalin mo? Galit niyang akusa nang maubos ang pasensya niya. Hindi siya naniniwala sa mga ipinapakita nitong concern sa kanya. Ano, sumagot ka? Hindi pa siya nakontento at tinulak-tulak ang dibdib ng lalaki. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit dito. Pero hinayaan lang siya ni Dark na saktan niya ito. Sumagot ka, sabi. Isang malakas na sampal sa kaliwang pisngi ang ibinigay niya rito. Ngunit na natili lamang ito sa kinatatayuan. Tumulo na ang mga luha sa kanyang mga mata sa labis na inis dito. Gustong-gusto niya itong saktan na matindi sa pagbibigay nito sa kanya ng pag-asa. Sumagot ka! Sumagot ka! Patuloy pa rin sa nangihina ang boses niya. Ramdam niya ang pagkaubos ng lakas. Hinayaan niyang dumaos-dos ang sarili pa sa lampak sa sahig. Nagpasalamat siya at nasa likuran niya lang ang pintuan. Ito ang sumalo sa kanya para hindi siya tuluyang bumagsak sa sahig. Napayuko naman siya. Si Dark naman ay pinantayan siya at sumalampak na rin ito sa sahig. Sinubukan nitong hawakan ang kamay niya. Inilayo niya pa ang sarili dito. Hindi niya nakita kung gaano ito nasaktan sa ginawa niya. Kaya mo ba akong pakinggan? Pwede mo bang pakinggan ang mga sasabihin ko? Nagmamakaawang wika naman ni Dark. Nanatili siyang tahimik. Pinahid lang niya ang mga luha at tumigil na sa mahinang paghikbi. Hati ang isip niya kung pakikinggan ito o lalayasan. Pero mas mabuti sigurong pakinggan na nga niya ang mga paliwanag nito kaysa mukha siyang tanga na nagtataka lagi at puno ng katanungan. Humugot ng malalim na buntong hininga si Dark bago inayos ang pagkakaupo nito. He's now sitting in a yoga style. I'm so sorry kung nasaktan kita. Pero gusto kong malaman mo ngayon na hindi ko sinasadya ang lahat ng yon. Hindi ko sinasadyang saktan ka pero kailangan kong gawin. Nakaipon ako ng sakat ng lakas ng dugo na akala ko'y hindi ako karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Napatingin naman siya kay Dark pagkarinig sa salitang dugo na siyang tanging rumhistro sa kanya. Dugo? Anong ibig niyang ipahiwatig? Nagpatuloy naman ang lalaki. Tila nahihiya sa kanya. Gusto kong lumayo ang loob mong sa akin, Scarlett. And that way, madali para sa akin na protektahan ka. Protektahan ako? Sa pamamagitan ng pananakit sa akin emotionally? What amazing way to protect me, ha? Puno ng sarkasmo niyang sabi rito. I love you. I always do. Pagtatapat naman ni Dark. Sapat para matunaw ang yelong ginagawa niya sa kanyang sarili. Ano? Nauutal na wika niya. Tila siya nabingi sa narinig dito. Muling sinubukan ni Dark na abutin ang kamay niya at na mga oras na iyon ay nagtagumpay itong mahawakan ang kamay niya. Dahil hinayaan na niya ito. Ganoon na lamang ang kasiyahan sa mukha ng lalaki nang mahawakan siya nito. Dinala nito sa mga labi nito ang kamay niya at masuyo nitong hinahalikan. Mahal na mahal kita, Scarlett. Noon pa. Tila libo-libong bultahin ng kuryente ang tumalo sa buo niyang katawan nang sinabi iyon ni Dark sa kanya. Kasabay ng walang tigil na paghalik nito sa kamay niya.
Tila siya isang puo na sinasamba ng lalaki sa ginagawa nitong paghalik sa kanyang mga kamay. At tila naman nabaliw ang mga paru-paro mula sa kanyang tiyan. Mahal mo ako? Hindi siya makapaniwalang tanong dito. Oo, sobra-sobra. Lumuluhan itong tugon ng buong pagmamahal siyang pinagmamasdan nito. Napaayos naman siya ng upo. But what about Luisa? You said... Sinabi ko na sa'yo na ginawa at sinabi ko lang yon para protektahan ka. Hindi ka ligtas kapag kasama ako, Scarlett. Huminga ito ng malalim matapos ibaba ang mga kamay nilang magkahugpong. Oo, gagawin ko ang lahat para lang maging ligtas ka. Kahit na ang ibig sabihin noon ay ang paglayo mo sa akin. Mahal na mahal kita. Kaya lagi akong natatakot sa tuwing iisipin ko pa lamang ang posibilidad na malaman ng mga kaaway ko ang tungkol sa'yo. About us. Alam nilang ikaw ang kahinaan ko. They will use you against me. At kapag hinayaan ko na mangyari yon, ako mismo ang gumawa ng ikakapahamak mo. Napabuntong hininga naman si Scarlett. Ayoko. Ang buhay na meron ako ay hindi yung buhay na gusto ko para sa'yo, Scarlett. Patuloy na hahabulin ako ni kamatayan dahil sa trabahong meron ako. Hindi ka ligtas sa piling ko. Naiisip ko, ilalagay ko lang sa panganib ang buhay mo. Sa pagsama mo sa tabi ko, you don't deserve the kind of life. You deserve nothing but the best in this world. And I don't deserve you, my love. Kaya kinailangan kitang ipadala sa malayo. Kahit ang ibig sabihin ay malayo ako sa babaeng mahal ko. Nang minamahal ko. I love you so much, wife. Sandaling tumigil si Dark upang mag-ipon ng hangin. Ang mga luha sa pisngin nito ay hindi na nadagdagan pa ngunit ang mga mata ay namumula na. Hinayaan niya magpatuloy ito. Kita niya sa mga mata ni Dark na nagsasabi ito ng totoo. Kita niya ang pagmamahal sa sinasabi nito. Si Luisa, parte lang siya ng plano. Hindi ko talaga siya mahal. Kailangan ko lamang siya para sa mission ko sa Macau. Oo, pinilit kong ibaling sa kanya ang nararamdaman ko para kalimutan kita. Dahil nagigilty ako kay Dominic, ayaw kong saktan ang kaibigan ko. And yes, may nangyayari sa amin ni Luisa. Hindi ko itatanggi iyon at napakatanga ko sa parting iyon. Pero sa maniwala ka sa hindi, ikaw ang nasa isip ko sa tuwing ginagawa namin yon. At bago ako umuwi dito, tinapos ko na ang lahat sa aming dalawa. Nagpunas muli siya ng kanyang mga luha. Pero buntis siya, Dark. Hindi ako ang ama nun. Mariing tanggi naman ni Dark. At kayang-kaya kong patunayan yun sa lahat. At naniniwala siya sa determinasyong nakikita niya sa mukha nito. Kaya nga naniniwala siya rito. Sapat nang sinabi nitong hindi ito ang ama ng dinadala ni Luisa. I'm so sorry kung umabot ng ilang buwan bago kita nasundan dito. Iyon lang ang tanging paraan para maging ligtas ka. That Marcus Jacobs is still after you. Nag-aalala rin ang mukha nito sa pag-alala. Pero gumawa ng paraan ng grupo ko. Kaya mabilis akong umuwi rito. Para humingi ng tawad sa iyo at sabihin sa iyo ang lahat-lahat. Ibinalik ni Dark ang kamay niya sa bibig nito at muling pinaulanan ng halik iyon. Hinayaan niya ito dahil nakikita niya ang sinseridad sa mga mata nito at ang pag-ibig na inahayag ni Dark sa kanya ay sumasalamin sa kislap ng dalawa nitong mga mata. Please, say something, love. Wika naman na lalaki matapos ng ilang sandali niyang pananahimik. Halo-halo ang emosyon sa kanyang isip at puso niya at nahihirapan pa siyang iproseso ang mga inihahayag nito. Nauunawaan ko. You can take your time. Maiintindihan ko rin kung patuloy ka pa rin magagalit sa akin. Pero sana, hayaan mo akong iparamdam sa iyo ang totoong nararamdaman ko. Hayaan mong iparamdam ko sa iyo ang pagmamahal ko. Yumuko ito at hinalikan siya sa mga labi.
Naramdaman ni Dark ang paninigas ng asawa ng halika niya ito. Pero determinado siyang patunayan dito ang mga salita niya. Gusto niyang maramdaman ni Scarlett ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng paghalik dito. Akala niya hindi ito tutugon pero nagulat siya nang ikinawit nito ang kanyang mga braso sa kanyang leeg. Halos mawala sa katinuan si Dark ng suklian ni Scarlett ang mga halik niya. Naging malalim at mapusok ang halika nila. Kaya naman naramdaman niya ang pagkabuhay ng kaibigan niya. Ayaw niyang madaliin ang asawa. Makukontento na muna siya ngayon sa kung anong kaya nitong ipagkaloob sa kanya. Patunayan mo ang iyong sarili kung gayon. Mahalin mo ako, Dark. Gulong naman ni Scarlett nang maputol ang halika nilang dalawa. Napamura naman siya. What? Gulantang niyang wika dito. Dumoble ang bilis ng tibok ng puso niya. Mahal pa rin pala siya ng Diyos. Are you sure? Tumayo at naglakad si Scarlett sa halip na sagutin ang mga tanong niya. Kaagad namang naglaho ang pag-asa niya. Dahil doon, napahilamo siya sa mukha niya. Napalis ng kanyang mga palad ang mga malalamig na luhang natira sa kanyang pisngi. Gago ka talaga, Dark. Kitang-kita sa kanyang gwapong mukha ang kanyang pagkadismaya. Na mali lang yata siya ng dinig. Siguro dahil sa sobrang pagnanasa nito sa kanya, malamang nag-i-imagine na siya. Uupo ka nilang ba dyan? Natigilan siya na magsalita si Scarlett. Napalingon siya bigla at laking gulat niya nang makita ang hubad na likod ng asawa. Ang mga matingkad na ilaw ng silid ay nagbibigay liwanag sa maputing balat ni Scarlett. Dahan-dahan siyang tumayo. Bumuka ang kanyang bibig ngunit walang salitang lumabas dito. Ilang beses din siyang napalunok. Tila siya biglang nauhaw ng matindi. Nagbabaga ang kanyang pakiramdam. Wala sa huwisyos niyang inalis ang t-shirt at ngayon ay kapwa na sila nakahubad. Hinarap siya ng kanyang asawa. Dahan-dahan tumambad sa kanya ang dalawang mayamang nitong dibdib na lalong mas nagpaliyab sa init ng kanyang nararamdaman. Wala siyang masasabi. Basta ang asawa niya ay patunay na totoo nga ang mga diyosa. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa asawa. Habang si Scarlett naman ay tuluyang hinubad ang natitirang kasuotan. Hubot-hubad itong sumampa sa malambot na kama, sa kapumwesto roon, waiting for him. At namalay na lamang niya ang sariling nakapaibabaw dito at sinasamba ang maladyosa nitong katawan. Napaungol siya sa sarap habang sarap na sarap sa pagkain ng pagkababae nito. Pareho silang nakahubad ngayon at parehong ninanamnam ang init ng kanilang katawan. Natutuwa siya sa kanyang asawa sa paraang naiisip niya noon. Napakatagal na niyang inaasam-asam ang ganitong pangyayari at sisiguraduhin niyang ang gabing ito ang kanilang pinakahindi malilimutang gabi. Hinila niya ang sarili at sinipsip ang napakaganda nitong dibdib habang ang kanyang kamay ay gumagawa ng mga kababalaghan sa kanyang pagkababae na nagpapamilipit sa kanyang asawa sa sarap. Mas lalo siyang ginanahan sa sinabi ni Scarlett. Bawat ungol nito tanda nga na nasasarapan sa kanyang ginagawa ay lalong nagpapadagdag sa pagnanasang kanyang nararamdaman. Dahan-dahan niyang ipinasok ang isang daliri sa butas na ikinapangiwi nito sa sakit. Masakit, Dark. Magiging gentle ako, baby. Ngunit ipinagpatuloy niya ang ginagawa kahit na sinasaway siya ni Scarlett. Masakit talaga, nakangiwi nitong saad. Kaya naman itinigil niya ang ginagawa. Ipinagpatuloy na lang niya ang pagromansa dito sa pamamagitan ng paghalik sa mga labi. Nanatili ang isip niya sa kung bakit nasasaktan si Scarlett. Daliri lang naman ang ipinasok niya sa pagkababae nito. Tapos may bigla siyang narealize. Inangat niya ang sarili at pinakatitigan ang napakaganda niyang asawa. What? Nagtatakang tanong nito. Umiling naman siya. Wala naman. At para mapatunayang tama siya, inihanda niya ang sarili na pasukin ito. Ang kanyang pagkalalaki ay higit pa sa handa na gagawin ito. Ibinuka niya ang mga binti ni Scarlett nang mas malawak para bigyan siya ng mas madaling daanan. Tinitigan niya ang kanyang asawa ng buong pagnanasa. Humihingi ng pahintulot. Tubango si Scarlett at ngumiti sa kanya. Please, and please be gentle. Walang lingon-lingon ay dahan-dahang pumasok ang kanyang pumipintig na pagkalalaki. Napamura naman siya. Ang sakit, Dark, please, dahan-dahan.
Hirap na hirap siyang ipasok ang sarili. Maluha-luha naman si Scarlett sa sakit. I'm sorry baby, tiisin mo lang saglit. I swear mawawala din yan mamaya. At isa pang ulos, tuluyan na siyang nakapasok. Napasigaw naman si Scarlett. Shit, I'm sorry love, I'm sorry. Kapwa sila hinihingal ng kanyang asawa. Hindi pa niya magawang gumalaw dahil nag-aalala siyang lalong masaktan ito. Are you okay love? Buong pagmamahal niyang Anas habang pinapaliguan ito ng halik sa buong mukha nito. Pawis na pawis ang magandang mukha ni Scarlett. Kitang-kita niya ang iniinda nitong sakit. Dahan-dahan siyang umangat upang tingnan ang magkasapi nilang katawan. Tinudugo ka. Nanlalaki ang mga matang wika niya. Kinumpirma ng mga dugong iyon at kung gaano kasikip sa Scarlett ang kanyang hinala. Siyempre magdudugo ako. Unang beses ko palang tumalamang. Aniya pabalik. Napakagago nito para isiping hindi na siya inosente. Madalas natutulog sina Scarlett at Dominic sa iisang silid. Kaya iniisip niya na ito ang unang lalaki sa buhay nito. Pero mukhang nagkamali siya. Siguro kaya ko na. You can move now. Mas relax na ngayon ang mukha ni Scarlett kumpara kanina. Hindi naman niya ito binigo. Hindi mo alam kung gaano ko katagal itong hinintay. I love you so much, wife. Anas niya habang marahan ang ginagawang pag-ulos dito. Hinaplos naman ni Scarlett ang pawisang mukha ng asawa. Mahal na mahal din kita, Dark. Nang sa tingin niya ay nakapag-adjust na si Scarlett, ay unti-unti na niyang binilisan ang paggalaw. Kapwa sila umuungol sa sarap hanggang sa kapwa na rin sila maglabas ng mainit na katas. Bakit po kasi ganoon kakalaki? Muntik na ako mawala ng malay kagabi. Hindi ko akalain na may halimaw ka dyan. Angal ni Scarlett pero humisi lang si Dark. Pagkatapos ng sarap ay pulos sakit naman. Hindi tuloy niya kayang gumalaw ng maayos. Kapag kailangan niya magbanyo ay bubuhatin pa siya ni Dark. Idagdag pa ang sobrang hapdi ng kanyang ari sa tuwing iihi siya. Hindi mo alam kung gaano nabubuhay ang alaga ko sa tuwing maiisip ka. Sabi ng asawa niya sa paos na boses. Nakikita niya ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Bumaba ang tingin niya sa pagkalalaki nito at nagsasabi siya ng totoo. I hate you. Bulong niya rito. Ano na lang ang iisipin ng mga tao dito kung bakit hindi ako makalakad ng maayos? Pulang-pula na ang mukha niya ngayon dahil sa hiya. Hindi man niya alam na ang magiging reaksyon ni Naudali ay gusto na niyang magpalamo na lamang sa lupa. Mag-iisip na lang siguro siya ng maidadahilan kung bakit hindi siya maaaring makalabas sa ngayon. Well, may lagnat ka naman kaya hindi naman siguro sila magtataka. Kung bakit? May multong ngiti ang magaling na asawa niya habang nagsasalita. Mukhang nag-i-enjoy pa ito dahil nawasak siya nito kagabi. Lalong sumama ang pakiramdam ko sa'yo. Umalis ka na nga muna sa harap ko. Labas, I hate you. Kahit nanghihina ay nakuha niya pa itong bulyawan. I love you more, wife. Tawagan ko na lang muna sa doktora ngayon. See you later. Natatawa nang sabi nito na may kasama pang kindat. Nang wala na sa paningin niya ang asawa ay tila siya nakahinga ng maluwag. Ang totoo, hindi niya kinakaya ang maharot na side ni Dark ngayon. Hindi niya kayang tagalan ang mainit nitong titig sa kanya na punong-puno ng pagnanasa na para bang anumang sandali ay maaari siyang atakihin. Hindi naman siya masisisi sapagkat hindi siya sanay na ganoon si Dark. Nasanay siya sa malamig na pakikitungo nito sa kanya. Di sa hinagap niya ay hindi niya inaakalang magiging ganoon ito ngayon. Few minutes later, pumasok na rin ang resident doctor ng mga Mijares. Sinuro nito ang kanyang vaginal condition at hindi na siya nagulat nang malaman na nagkaroon siya ng laceration. Doc, pwede bang humingi ng pabor? Yes, iha. Ano yun? Nakangiting wika ng doktor sa kanya. Pwede po bang secret na lang natin po ito? Nahihiya po kasi ako. Namumula ang pisngi niya sa hiya na wika rito. Natawa ng mahina ang doktora. Of course. Wala akong pagsasabihang iba maliban siyempre sa asawa mong may jumbo hotdog. Ramdam niya ang pangangamatis ng kanyang mukha. Hiyang-hiya na nga siya tapos bibiruan pa siya ng ganoon. Pagkatapos siyang bilinan ng doktora ng mga dapat inumin at gawin ay lumabas na rin ito. Si Udali naman ang sunod na pumasok sa kanyang silid. Anyari sa'yo girl? Ang ayos-ayos mo pa kagabi ah.
Mahina ako, tama? Biro naman hiya rito. Lah, bakit may dugo yung bedsheet mo? May pag-alalang tanong naman ni Udali. Ano kasi? Nagkaroon kasi ako ng period. Kinakabahan niya ang palusot dito. Ikakarigla mo lang last week, di ba? Nahimatay ka pa nga kasi nakalimutan mo na namang uminom ng gamot mo. Para sa iyong monthly period. Shit. Ganito talaga ako. Medyo abnormal kasi talaga ang cycle ko kaya minsan nangyayari talaga to. Mga 3 beses sa 1 taon siguro. Mabilis siyang nakaisip naman ang palusot. Napatango-tango na lang naman sa kanya si Udali. May kakaibang expression pa ito sa mukha nito. Bahagya pang nakangiwi ito. Bakit feeling ko pinandidirihan mo ako? Nakairap niyang saa dito. Baliw ka talaga, no? Hindi ko lang ma-imagine na magkakaroon ako ng regla 2 beses sa 1 buwan. Naiingit pa nga ako sa iyo kasi kahit may sakit ka, ang ganda-ganda mo pa din. Ang blooming-blooming mo pa din. Samantalang ako, ay nako, mukha akong ewan pag may regla. Nagiging bruha ako. Ang lakas ng tawa niya sa mga sinabi nito. Wait. Tatawag lang ako ng maids para palitan yung bedsheet mo. Wala ka na bang ibang kailangan? Napkins, meron ka pa ba? Tumango naman siya. Marami pa. Lumabas naman si Udali at pagkabalik nga nito ay may kasama ng 2 kasambahay na may bitbit pamalit na kobre kama. Lumabas din ang 3 matapos magawa ang pakay. Nagpasalamat siya at hindi na siya muli pang inusisa ng bago niyang kaibigan. Marahil ay naiilang sa presensya ni Dark. Nakapapasok lamang. Hey, kumusta ang pakiramdam mo? Malambing na wika ng lalaki na may jumbo hotdog, sabi ni Doktor. Bumalik na sa normal ang temperatura ko, pero yung pagkababae ko masakit pa din. Masakit pa ba? Tanong niya habang nakatingin sa gitna niya. Hindi na nga binabanggit eh. Ayaw niyang i-open ang topic na yon. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Oo, salamat sa iyo. Salamat sa jumbo hotdog mo. Umupo naman si Dark sa tabi niya at pinataka ng halik ang nakanguso niya mga labi. Bawal daw muna, sabi niya sa lalaki dahil bumaba na ang labi nito sa kanyang leeg at isa pa ay nagiinit na siya sa ginagawa nito. I know, love. Nakausap ko na ang doktor sa labas. Abot hanggang tainga naman ang ngisi nito. This is all your fault, sumbat naman niya rito. Sorry na, love. Binigyan niya ito ng puppy eyes na halos matunaw ang mahina niyang depensa. Ang hina-hina niya talaga pagdating kay Dark. Maya-maya ay sumeryoso na ang anyo ng kanyang asawa. May sasabihin ako sa iyo. Lapis ang pagkabahalang nadarama ni Scarlett sa seryosong anyo ngayon ni Dark. Napaangat siya mula sa pagkakasandig sa headboard ng kama. Kailangan kong bumalik sa Macau. May kailangan pa akong tapusin doon. Seryosong tinig ng kanyang asawa. Agad naman siyang sinalaki na matinding kaba. Alam niya ang ibig sabihin noon. When? Kung kailan naman sila nagsisimulang magkaayos, ay saka naman ito kaagad aalis. Hindi ba ako pwedeng sumama sa'yo? Napabuntong hininga naman si Dark. Kinuha nito ang kamay niya sa kabuong pagsuyo siyang tiningnan. Maniwala ka man o hindi, love. Gusto kong manatili kung nasaan ka man sa lahat ng pagkakataon. Pero hindi ligtas na bumalik ka doon. Kahit na gustong-gusto kitang makasama. Mas safe ka dito. Bumalik siya sa pagkakasandal. Natatakot ako. Pag-amin niya rito. Lalo pa at alam niyang may kinalaman ang mga Jacobs. Love, please don't be. Pangako, pagkatapos ng misyong na ito, babalik ako kaagad. Misyon? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan na ako sa iyo, Dark. Mas lalo mo pa akong pinag-aalala. Muling bumuntong hininga si Dark. Tila ba hirap na hirap ito na hindi niya mawari kung para saan yon. Kung makakabawas sa pag-alala mo, pupunta si Martin at ang pinakamalakas niyang tauhan kasama ko. Nalukot ang mukha niya sa paghalong kaba at kuryosidad. Hindi kita maintindihan. Ano ba ang sinasabi mo? Ano ba ang nangyayari? Ako, si Martin at ang iba pang detalye na seguridad na nakikilala mo ay bahagi ng isang team. Isang lihim na organisasyon
ang lightning forces. Diretsong sabi ni Dark sa kanyang mga mata. Kahit may hinala na siya na tungkol doon, hindi niya maiwasang magulat. Umayos si Dark sa pagkakaupo sa tabi niya. Kapwa na sila ngayon nakasandal sa headboard. Nagsimula ang grupo namin noong mamatay si Tia Marisa para tugisin ang pumatay sa kanya. Patuloy nito. Si Tia Marisa ang ina ni Martin, kapatid ng kanyang Papa Solomon. Bata pa lamang siya noong nabalitaan niyang namatay ang kinang. Wala siyang gaanong alam sa pangyayari sapagkat musmus pa lamang siya noon at walang muwang sa nangyayari sa kanyang paligid. Pero naalala niya kung paano at kung gaano ito kabuti bilang isang ina. Tinulungan ni Papa si Papa Dante na mahanap ang pumatay. Ganoon din kami ni Martin. Mula noon, nagpatuloy ang lightning forces. Naglilingkod kami sa mga taong naghahanap ng hustisya. Ang aming misyon ay nagdala sa amin sa Macau at iyon ay ang pabagsakin. Ang lahat ng underground organization, kabilang na doon ang Martin C. Si Dad, ako, si Darlene at si Durin. Bahagi kaming lahat ng lightning forces. Maliban kay Ma'am, pero alam niyang lahat yun. Wala siyang masabi kaya hinayaan niya itong magpatuloy. Hinayaan niyang isiwalat ni Dark ang buong pangyayari. Pilit niyang iniintindi ang sinasabi nito. Gulantang siya sa mga nalaman. Ganyan din ako noon. Wala akong alam sa nangyayari sa paligid ko. Ang doong manganib na ang buhay ko. Pero ni isa sa kanila walang nagsasabi sa akin ng mga dapat kong malaman. Pero noong malaman ko naman ang lahat, naisip ko na sana pala nanatili na lang akong walang alam. Paulit-ulit sa isip niya ang mga sinabi ni Odali. Tama siya. Dahil pagkatapos niyang marinig ang nangyayari sa nakaraan, ayaw na niyang magtanong pa. Isang mabuting babae ang namatay dahil lang sa pagiging makasarili ng ibang babae. Nawala ng ina si Martin sa kamay ng isang napakalapit na kamag-anak. Dorothy Mijares, hipag ni Dante Mijares. Ilang beses niyang nakilala ang babaeng iyon bago siya namatay. At wala siyang nakakatakot na ideya na may madilim na sekreto sa likod ng pagkamatay ng dalawang babae. At ngayong babalik si Dark sa Macau para ipagpatuloy ang kanyang misyon bilang isang secret agent. Walang kasiguraduhan kung makakabalik pa ba ito ng buhay. Natatakot siya sa mga posibilidad. Nasaksihan niya minsan kung gaano kadelikado ang mga Martinsi, lalo na si Marcos Jacobs. Pagkatapos magkwento ni Dark ay ilang sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nilang mag-asawa. Si Scarlett ay lalong nadagdagan ang pag-alala dahil sa mga nalaman. Aalis tayo kinabukasan. Tatawagan at i-update kita paminsan-minsan para hindi mo na ako kailangan alalahanin pa. Huwag mo akong tatawagan. Masyadong mapanganib. Ako ang tatawag sa iyo, okay? Sabi ni Dark. Tumango siya at nagyuko ng ulo. Kinagat niya ang labi upang mapigilan ang pag-iyak. Love. Inaangat ni Dark ang kanyang mukha sa pusapo ng dalawang kamay nito. Pwede bang hindi ka nalang umalis? Dito ka nalang please. Sumamo niya rito. Hindi niya talaga maiwasang mag-alala ng sobra. Kahit hindi pa naman ito umaalis. Kailangan ko. Love. Kasi may last mission pa akong gagawin pagkatapos nun. Last mission? Mas lalo tuloy siyang nag-alala. Oo. Makasama ka habang buhay. Naguunhang bumagsak ang kanyang mga luha dahil doon. Mahigpit niyang niyakap si Dark. Siniguro niyang mararamdaman nito ang kanyang pagmamahal sa yakap na yon. Basta ipangako mo sa akin babalik ka. Wika niya habang humihikbi. Pangako mahal ko, babalik ako. Sisikapin kong makabalik ng buhay para sa'yo. At sana pagbalik ko, tatlo na tayo. Buong pagsuyo nitong dugtong habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Isang araw pang nanatili si Dark kasama niya bago ito bumalik sa Macau. Kahit anong pigil ni Scarlett sa asawa, ay umalis pa din ito kasama si Martin at ang iba pa. Kaya wala siyang nagawa kundi ipagdasal na lamang ang kaligtasan ng lahat. Hindi niya maiwasang maluha sa sobrang pag-alala. Kanina pa siya nakaupo sa loob ng chapel ng mga Mijares at nagnunubena. Unti-unti ay nanunumbalik na ang dating Scarlett
Malaking tulong ang pananatili niya ng ilang buwan sa Barangay Olivero na muli niyang pagtanggap sa dating siya. Kasabay ng pagtatapos ng kanyang pagrorosaryo, ang siya namang pagdating ng ama ni Martin. Mabilis siyang nagpahid ng mga luha. Gamit ang electrical wheelchair nito, ay lumapit ito sa kanyang kinauupuan. Marahang tinapik na matanda ang kanyang balikat. "Papa," bati niya rito. Ngayong nalaman na niya ang istorya sa likod ng pagkatali nito sa silyang digulong, ay puno ng kahabagan ang kanyang nadarama para rito. Ngunit ayaw niya iyong ipakita sa nakakatanda bilang pagrespeto na din sa namayapang ina ni Martin at sa privacy ng mga Mijares. Pero kapalit na kuha naming hustisya ay ang pagkawala ng kakayahang makapaglakad. Si Tito Dante, akala ko huli na ang lahat upang iligtas siya. Hindi siya gumagalaw nun. Akala namin wala na siya. But God made a miracle and saved Tio. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na may isang organisasyong, isang lihim na organisasyon kung nasaan ang kanyang asawa, ang Lightning Forces, at itong lalaking katabi niya ang founder. Handa na ang tanghalian. Kanina ka pa rito kaya sinundan na kita para sunduin. Malumanay na wika ni Dante. Dama nito ang pangungulila ng babae sa asawa. Halata iyon sa namumugto nitong mga mata. Ngumiti si Scarlett bago sumagot dito. Pilit kinukubli ang lungkot. "Sorry po pa. Pinagdadasal ko po kasi ang grupo nila Dark. Pero okay na po ako. Katatapos ko lang pong magdasal. Tara na pong bumalik sa bahay." Ganoon nga ang kanilang ginawa. Kung ano-anong pinag-uusapan nila habang itinutulak niya ang electrical wheelchair na matanda. "Naikwento na ba sa'yo ni Mariela kung bakit Dark ang ipinangalan niya sa asawa mo?" Ngumiti naman siya. "Oo naman po. Ang batang yun. Simula pa lang noong nasa sinapupunan siya ni Mariela. Hanggang ngayon, nananatili siyang malakas at alam kong isa ka sa dahilan doon." Napangiti naman si Scarlett. Siguro kung maririnig niya ang mga sinabi nito bago dumating si Dark sa Barangay Olivero, ay hindi siya maniniwala dito. Pero sa ngayon, hindi niya maiwasang kiligin sa isiping isa nga siya sa nagiging lakas ni Dark. Pero sabi niya, kahinaan niya rin po ako. Lihim naman siyang napangiti. Maya-maya ay lumungkot ang tono ng Ginoo. "I'm sorry, Iha. I am the one to be blamed kung bakit napilitan ang asawa mong iwan ka dito. Ako ang nagpasok sa kanila sa Lightning Forces. Alam mo na siguro ang tungkol doon, hindi ba?" Marahan naman siyang tumango. "Ako itong humatak sa kanila sa dilim. Pero tingnan mo kung nasaan ako ngayon. Nakaupo lang ako dito. Ni hindi ko sila matulungan. Napakalaki ng utang na loob ko sa asawa mo at sa buong pamilya niya. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Kaya nga hanggat maaari habang nandito ka, I want you to be comfortable. Dahil sa iyo man lamang maibalik ko ang kabutihan sa akin ng mga Alarcon. Kaya ipapadala ko ang mga pinagkakatiwalaan ko para mamahalan ng mga business nyo. Yan ay kung papayag ka." Hindi siya agad nakapag-react. Sa totoo lang, nahihiya rin talaga siya kay Dominic. Ang dami-dami na nitong inaasikaso. Dumagdag pa ang mga kumpanya na naiwan sa kanya. Kaya kung tatanggapin ni Scarlett ang alok nito, ay mababawasan ang pasanin ni Dominic. "Sino po ako para tanggihan ang alok mula sa dakilang Dante Mijares?" Tila siya nabunutan ng tinik. Nahihiya na rin naman talaga siya kay Dominic. Plano naman niya talagang magtrabaho sa kumpanya. Ngunit ayaw pa ni Dark. Kahit anong pilit niya, hindi pa daw safe. Nabanggit siguro ng huli ang sentimento nito sa tiyo nito kaya nais siyang matulungan nito. Sabay silang kumain ng tanghalian. Wala si Udali dahil may bagong project ito sa TV commercial. Nangako itong isasama ang ilan sa VM members na pag-uwi nito para ma-meet din niya. Sinabi niya na fans siya ng grupong iyon. Lumipas ang araw na walang natatanggap si Scarlett na tawag mula sa asawa. Alalang-alala na siya. Hindi naman niya ito matawagan dahil kabilin-bilinan nito na huwag niya itong tatawagan. "Ma'am Scarlett, may bisita po kayo sa ibaba." Balita sa kanya ng kasambahay. Napalitan ng excitement ang nararamdaman niyang pag-alala.
Dahil sa narinig niya, malamang ay nakauwi na si Odali at kasama ang mga kagrupo nito. But to her surprise, it was her Mama Mariela na naghihintay sa kanya. Scarlett anak, maluhaluhan itong sabi at kaagad siyang niyakap na mahigpit. Nabiglaman ay ibinalik niya ang yakap nito. How are you anak? Namiss ka ni Mama, sobra. Emosyonal na sabi ni Mama Mariela habang nakayakap pa rin ito sa kanya. Bumitaw siya sa yakap ng ginang at hinarap ito. I'm fine po Mama. Kayo po, kumusta? Namiss ko rin po kayo ng sobra-sobra. Hindi niya mapigilan na maluha. Pakiramdam niya ay muling nabuo ang pagkatao niya nang makita ito. Her Mama is her forever kakampi. Ano po palang ginagawa niyo rito? Bakit wala po kayong pasabi na uuwi kayo rito sa Pinas? Ang kambal po. Naiwan ba sila? Sunod-sunod na tanong niya rito. Nalungkot naman ang mukha ng ginang. Ako lang mag-isa, iha. Lahat sila ay pumunta sa kanilang mga misyon. Delikado na nandun ako kaya pinauwi na muna nila ako para na rin sa may kasama ka rito. Inaya niya itong maupo ang ginang. Ang kasambahay naman ay alertong binigyan sila ng mamimerienda. Nagpasalamat siya sa maid matapos silang pagsilbihan ito. Ano na po bang update sa kanila, Ma? Sobra na po ako kasing nag-aalala. Sinabi ni Dark na tatawagan daw po niya ako from time to time. Pero hanggang ngayon po ay hindi pa siya tumatawag. Puno ng pag-alala ang wika niya rito. Ayaw sana kitang mas mag-alala pa. But I have to be honest with you. Hindi basta-basta ang mission nila this time. At kahit ilang beses nang sumabak sa mission ang buong pamilya ko, hindi pa rin ako sanay. Natatakot ako anak. Dahil ang mission nila na ito, ang pinakamapanganib sa lahat. Your papa told me before they went off, maliit lang ang posibilidad na makabalik ng buhay ang lahat. Basag ang boses na sa Ade Mariela. Kabado siya sa posibilidad na baka isa sa kanyang pamilya ang mawala. Agad na namalisbis ang mga luha sa mga narinig niya. Paano kung isa na pala ang kanyang asawa sa mga hindi nakaligtas? Paano kung may mangyari na pala dito kaya hindi ito tumatawag sa kanya? Pero isa lang ang sigurado ko. Magtatagumpay sila sa misyon. Puno ng pag-asang wika ng kanyang Mama Mariela. Whatever happens, huwag na huwag kayong aalis sa pwesto nyo. Naiintindihan nyo ba? Utos ni Dark sa kambal na kapatid sa pamamagitan ng earpiece na nakatago sa tainga nila. Kapitan Venom, sumagot naman ang kabilang linya. Hanggat maaari sana ay ayaw niyang madamay ang dalawa sa mga pwedeng mangyari mamaya. Tonight is the big night, ang itinakdang araw upang ideklara ni Leonardo Jacobs kung sino ang papalit dito. At kampante siya na siya ang mapipili nito. Ngunit kung hindi man umayon sa kanya ang kapalaran ngayong gabi, ay nakahanda na sila sa mga maaaring mangyari. Sapagkat nakakasiguro siyang hindi napapalagpasin pa ni Marcos Jacobs ang pagkakataon upang makaganti sa kanya. Ramdam niya iyon. Si Mami, nakauwi na ba sa Pilipinas? Tanong ng kapatid sa kabilang linya. Kahapon pa. Tipid naman niyang sagot. Ngumiti siya sa dumaang grupo ng mga kababaihan. Iba't ibang lahi ng mga ito. Mamahaling gown ang suot ng mga ito para sa okasyon na iyon. Hey Dark, congratulations in advance. Alam kong ikaw ang pipiliin ngayong gabi. I am confident with that. Lumapit sa kanya ang isa sa mga babae. Kilala niya ito. Anak ng Russian business partners ni Leonardo. Ngunit nakalimutan niya ang kanyang pangalan. Tipit lang niya itong nginitian. Ang mga kasama nito mga babae ay panay ang hagod ng tingin sa kanyang kabuuan. Ayaw niyang makihalubilo sa mga babaeng ito. Kaya naman magalang siyang nagpaalam na may kakausapin. Duda ako dyan. What about his son and Marco? I'm sure hindi hahayaan ni Marcos na mangyari yon. Naaamoy ko na ang dugong nagkalat sa sahig niya ito. Yeah, Marcos Jacobs won't let that happen. Ganib siya.
Siguradong sisiraan niya si Alarcon. Hindi niya pinansin ang mga naririnig na usapan habang naglalakad siya. Umiigting ang panga na nagtungo siya sa spiral buffet para kumuha ng pagkain. Handa na ba ang lahat? Bulong niya. Kausap ang lalaking nakadisguise ng food server. Ngayong gabi na nakasuot din ng black na masquerade mask para itago ang kalahati ng kanyang mukha. Rinig niya kanina pa ito nagre-reklamo sa suot dahil makatiraw at hindi komportable. Ang kuwelyo dahil sakop na sakop ang buong leeg nito. Ang iba pang lighting forces ay nakakalat din. Iba-iba ang role ngayong gabi. Hindi naging mahirap sa kanya na ipasok ang mga kasama sa loob dahil na rin sa koneksyon niya kay Leonardo Jacobs. Siya ang pinamahala ng huli sa event na nagaganap ngayon. Pinili niya na masquerade team kaya naman, madali para sa kanila na makapagbalat kayo. Hindi madali na pasukin ang balwarte ng mga Martensi, kaya naisip nilang makihalubilo na lang sa party. Ilang araw din ang kinugol ng kanilang team upang bumuo ng solid plan. Hindi sila maaaring pumalpak ngayon. Tumawag ang mama mo. Hindi daw makakain ang asawa mo ng pagkain niya dahil nag-aalala siya sa'yo. Di ka daw kasi tumatawag gaya ng pangako mo. Sagot naman ng lalaki. Ganap na hindi pinapansin ang kanyang tanong. Tahimik siyang nagmura. Sinadya niyang hindi tawagan si Scarlett sapagkat baka mawala siya sa focus. Miss na niya ito. Baka kapag narinig niya ang malambing nitong tinig ay bigla na lang niyang iwan ang mga lightning forces na kasama at umuwi na lamang ng Pilipinas. Si Scarlett ang kahinaan niya, kaya ayaw niya munang tawagan ito at marinig ang boses nito. What did you tell to ma'am? Pabulong niyang tanong na kunwaring kumukuha ng pagkain. Aware siya sa kanilang paligid, kaya naman sigurado siyang safe siya na makipag-usap sa mga kasama niya. Ngumisi naman ang kausap niya. Hindi ipinapahalatang kausap siya. Sinabi ko kay auntie na tawagan si Dominic. Total naman walang kwentang asawa ang anak niya. Mas maaalagaan ni Dom... Shut up the fuck up! Mariin niyang anis sa kausap. Kitang-kita niya kung paano nagpipigil na humalakhak si Martin. Pikon. Bumalik siya sa kanyang mesa dali ang mga napiling pagkain at hindi na binigyan pansin ang pangasar ng kanyang pinsan. Inilapag niya ang pagkain sa mesa. Ang kaganapan ay tumatakbo ng maayos sa paraang gusto niya. Tinawag ng host ang programa ng atensyon ng lahat at tumahimik silang lahat. Umupo sila ng tuwid para alam niya ang susunod na mangyayari. Ang madilim na aura ni Leonardo Jacobs ang bumabalot sa center stage. Ilang metro ang layo ng table ni Dark mula sa entablado. Kaya naman kitang-kita niya ang bawat kilos ng nakakatandang Jacobs. Wala si Marcos ng gabing iyon. Siguro ay nagpaplano kung paano siya patutumbahin. Ang mga lightning forces naman na nakasunod sa bawat kilos ni Marcos. Ang huling kita niya sa lalaki kahapon, masama ang tingin sa kanya. Sinimula na Leonardo ang kanyang speech. Lahat ay nakikinig. Ayaw nilang may makaligtaan sa sasabihin ng matandang Jacobs. Iginala nito ang paningin sa loob. Kita niya ang pagbubulungan ng ilang sandaling huminto sa pagsasalita si Leonardo. As you all know, ito ang huling taon ko bilang leader. At sa halos 7 dekada ng pamumuno ko, nakita ko at naisip ko kung sino ang pinakamahalagang lalaki na pumapalit sa akin ngayon. Huminga si Dark ng malalim. Ito ang sandaling kanilang pinakahihintay. Ginugol ko ang huling 5 taon ng maingat na pagsusuri at pagsusuri sa mga kandidato. Nakalap ako ng sapat na patunay at kakayahan ng susunod na pinuno ng Martensi Group. Tinanong ko rin sa mga opinyon ng bawat partido at sumasang-ayon kaming lahat na mag-orden. Tumingin si Leonardo sa direksyon ni Dark. Anak ko si Marcos Jacobs bilang susunod na pinuno ng Martensi. Umingay ang paligid matapos mailahad ang bagong leader. Nanatiling nakaupo si Dark sa utak niya ay nagsisimula na ang kanilang plan B. Go to your position, utos naman ni Martin na sigurado siyang dinig ng mga agents. Patuloy ang pagsasalita ni Leonardo kahit nagkakaingay na ang paligid. Humihingi ito ng suporta na naging desisyon at para sa anak. Marahas siyang napabuntong hininga at ibinaling ang ulo sa kaliwa. Kita niya ang mga babaeng nakasalubong niya kanina.
Dismayado at awkward na tingin ang ibinigay sa kanya ng mga Russian na babae. Hindi lang ang grupo nito ang ganoon ang ibinigay na reaksyon sa kanya. Paglingan niya sa iba pang direksyon ay iisa lamang ang ibinibigay na tingin ng mga ito sa kanya at sa matandang Jacobs. Disappointment. Well, nadismaya din naman siya ng bahagya. Pero inaasahan na niya ito. Inaasahan na nila ng kanyang mga kasama. Kilalang tuso at traidor ang mga Jacobs, kaya naman hindi rin katakataka. Kailangan na lang niyang paghandaan ngayon ay ang sasalubong sa kanya sa labas o sa maaaring mangyari ngayon dito sa loob. Iginala niya ang mga mata at nakita ang pagiging alerto ng kanyang team. Dumako ang paningin niya sa exit. Doon nakatayo at nagmamasid sina Travis at Lucas, kasama ang ilan pa niyang bodyguards. Masusing sinuri ng mga tauhan niya ang paligid, trying to look for a suspicious move from the Martensi. Unti-unti rin naghihiwalay ang mga ito sa utos na rin ni Martin. Nakita namin siyang pumasok sa venue. Isang lightning forces ang nagpaalam sa kanya mula sa Arpis. Malaki nga ang ngisi ni Marcos habang lumalakad patungo sa ama. Si Leonardo ay ganoon din. Mag-ama nga sila. Tumikim naman si Leonardo at dumako muli ang paningin sa kanya. Suminyas itong tumayo siya at pumunta rin sa tabi nito. Mas lalong umingay ang paligid dahil doon. Tumahimik kayong lahat, utos naman ang host. Tumayo naman si Dark at sinunod si Leonardo. May hinala na siya sa susunod nitong idideklara ngunit ayaw niyang pangunahan ang sarili at baka mali na naman siya ng akala. Dark Alarcon, ikaw ay magiging kanang kamay ng aking anak. Idineklara niyon sa matanda at nagulat ang lahat. Ano ba, Dad? Malinaw. Hindi inaasahan ni Marcos na maririnig iyon. At iyon din ay hindi magandang pandinig kay Dark. Napamura naman ito. Nakarinig siya ng mga mura mula sa mga kasamahan sa kabilang linya. Sa kasaysayan ng Martensi, hindi binago ng pinuno ang kanilang kanang kamay maliban kung wala na siyang kakayahang magtrabaho. Sa kaso ni Leonardo, marami siyang kanang kamay at akala ng lahat. Kay Marcos iyon ngayon. Ano ang iyong plano ngayong matanda ka? Mas lalong umingay ang paligid, pero mas maingay ang mga kampo ni Marcos. Tinig ang protesta ng iba at ang pagsang-ayon ng mga ito. Ubat ngayon ka lang kumanter ba to? Napamura ito. Ba't amoy putok ka? Tangina naman. Usog ka nga dun, ang baho mo. Hoy Madrigal, kung hindi mo ba naman ako inutusang tulungan si Calvin sa kitchen, di sana ako mangangamoy. Pinaghiwa pa ako ng banyerang sibuyas leche. Sa tama ng baril, hindi ako naiyak tapos yung hinayupak na sibuyas na yon. Uso ang maghugas, Commander. Paano pa ako makakapaghugas? E go to your position na nga. Pinigilan niya ang sariling mapailing sa ingay ng kanyang mga kasama sa kabilang linya. Tumikim ang matanda sa tabi niya upang kilalanin ang atensyon ng lahat. Ang ilan ay tumahimik na. Hinihingi ko ang permiso ng ilang mafia para sa desisyong ito. Magreklamo na kayo hanggat kaya nyo pa. Pero paninindigan ko ang desisyon kong ito. Tiningnan na matanda ang anak. From now on, you'll be working with Dark. And Dark, bumaling sa kanya ang matanda. Kailangan ni Marcos na maging side ka niya. Niloloko nyo ba ako? No, Dad, no. Naalerto siya ng bumunot ng baril sa Marcos. Itinutok iyon sa kanya. Hindi ako makakapayag na makatrabaho kong isang traidor. Marcos! Malakas na putok na baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Agad namang kumilos ang mga bisita upang magtungo palabas. Si Dark ay nakabagsak sa sahig. Sapo-sapo ang balikat na tinamaan ng bala. Kung hindi na itulak ng tungkod ni Leonardo sa Marcos, ay siguradong agaw buhay na siya ngayon. Hindi pa man siya nakakabawi e sunod-sunod ang putukan ang nangyari. He clearly heard Martin ordering his agent to get him. Si Marcos ay nakabagsak din sa sahig dahil sa pagkakatulak ni Leonardo. Agad na lumipad ang mga tauhan ni Leonardo patungo sa kanilang direksyon upang takpan ang matanda mula sa open fire. Ginawa ni Dark ang lahat para igulong ang katawan sa gilid para matakpan din ang sarili. Agad niyang inilabas ang baril at itinutok sa direksyon ni Marcos. Pabangon pa lang ito ay pinaputokan na niya ito. Tinutukan niya ng diretso ang puso nito. Sa kanyang peripheral vision, nakita niya ang kanyang kupunan na nakikipagpalitan ng mga nakakamatay na bala sa mga Martensi.
Ang iba pang mga ahente ay sumaklulo gamit ang isang lubid para bumaba. Lahat sila ay makatarungan, naghihintay sa sandaling ito sa itaas. Shit! Tanbi pa talaga agad? Alam niyang si Alexander Lopez ang nagsalita. Nasa likuran na niya ito at nakikipagpalitan ng putok sa mga Martensi. Ang grupo naman nila Travis ay patungo na rin sa kanilang direksyon habang nakikipagbakbakan. Lahat ng kanyang mga kasamahan ay mga nakasuot ng itim na bonnet upang hindi makilala. Nakasuot din ito ng black suit. Si Leonardo ay hindi na rin niya nakita. Pero ang mga kasamahan nitong Mafia Lords ay mga nakahandusay na sa sahig. Walang buhay din ang mga ito ngayon. Ganoon din si Marcos. Itinayo siya ni Lopez. Paalis na sana sila nang naharangan sila ng mga tauhan ni Leonardo. Oh shit, malutong na mura naman ni Lucas na nasa unahan. Pero dahil sanay sila sa mga ganitong eksena, mabilis nilang napatumba ang ilan. Ang iba ay ipinabaubayan na nila sa mga kasamahan. Leonardo, we need to get him. Utos naman ni Dark. Dahil hinding-hindi matatapos ito hanggat buhay ang isang yon. Tinalunto nila ang direksyon ng elevator habang tinuturukan niya ang sarili ng papamanhidang sugat at pang-ampat ng pagdurugo nito. Move quickly guys. Malapit na sila sa chopper. Paalala naman ni Darlene. Nakahinga siya maluwag dahil sinunod siya ng kambal na huwag papasok sa loob ng venue. Nasa kabilang hotel ang mga ito kasama ang kanyang ama. Sila ang naatasang mag-monitor ng mga pangyayari sa labas. Napamura naman siya. Hindi gumagana ang elevator. Lopez! Panay ang pindot nito ng elevator button. Siguro tinagal nila ang sistema ng gusali. Team Charlie, gawan niyo ng paraan. Wika naman ni Martin sa linya. No choice. Gumamit sila ng hagdan. Mabibilis ang kanilang mga kilos. Ilang baitang ang kanilang kinakailangan lagpasang paakyat. Pucha! Sanay akong umakyat at tumakbo sa hagdanan pero putang ina. 50 ang floor building na to at wala pa tayo sa kalahati. Hinihingal na reklamo naman ng speed. Ito ang pinakamaliksi sa kanilang lahat. Kaya naman ganoon ang codename nito. Bumagal sila bahagya sa pag-akyat dahil kapwanga na hinihingal na sila. Good news guys, nahack na natin ang kanilang system at pwede na kayong mag-elevator. Ang mabuting balita buhat naman sa kanyang kapatid na si Durin. Nagkatingin na naman sila ni Travis na katabi niya ngayon. Oh my angel, angel baby. Sniper in position, pagputol naman ni Martin sa pang-aasar ni Caleb kay Travis. Alam niya ang tungkol sa relasyon ng dalawa. Wala naman siyang tutol doon. Travis is a good man. Hindi rin lugi ang kapatid niya rito. Ang ayaw lang niya ay naglihim ang dalawa. Move, move, double time. Makakatakas na sila. Malakas niyang sabi nang makarating sila sa rooftop kung nasaan ang helipad. Agad nilang pinaputukan ang Martins na humarang sa kanila. Patay lahat. Maingay na ang helicopter at mukhang magsisimula ng tumaas ito. Sumugod sila papalapit roon ngunit sinalubong sila ng umuulang mga bala mula sa mga tauhan ni Leonardo na nakasakay sa helicopter. Cover yourself! Sigaw naman niya. Tinamaan si Lucas! Tinamaan din ako! Nilingon niya ang mga kasama habang gumagapang upang magkubli. Snipers, what are you doing? Nasaan na kayo? Tinig naman niyang hingal naman ni Martin sa kabilang linya. Batid niyang nakikipagpantintero na naman ito sa kamatayan ngayon. Inatasan ni Martin ang kanyang sarili na alisin ang mga pinuno ng pangsyon ng mga Martinsi. Oh shit, mga putang ina. What happened? Nag-aalala niyang tanong sa kanyang pinsan. Binaril nila ako. Saan? Napasigaw naman ito. Hindi na siya nakuhang sagutin pa ni Martin dahil mukhang nakikipagbarila na naman ito. Be safe, buddy. May mga asawa tayong naghihintay sa pag-uwi natin. Bulong niya. Umaasang ayos lang si Martin. Patuloy pa rin ang palitan ng putok sa magkabilang panig. Ilang kasamahan na rin nila ang tinamaan ng bala. Hindi nila makuhang umabante sapagkat hindi maubos-ubos ang mga Martinsi at may mga parating pa. Tangin ang mga alak din yan. Daig pa ang mga kalaban ni Cardo Dalisay. Hindi maubos-ubos. Wika naman ni Commander habang nakasandal sa sirang pader. Akit baba ang dibdib nito. Tanda ng hingal. Kumukuha lang ng tiyempo sa Dark upang makaganti ng putok sa mga ito. Nagbilang siya ng 1-2-3 sa kanyang ulo at sumulong. Cover me! Utos niya kay Travis na nasa kanyang tabi. Ngunit tanging pag-igik lang ang naging sagot nito. What the... Agad niyang nalapitan ang lalaki na may tama ng bala sa tagiliran ng kanang hita nito.
Lucas, ikaw nang bahala dito. Siguraduhin mong mabubuhay yan at papakasalan niya pa ang kapatid ko. Mariini ang uto sa lalaki na may tama na rin sa balikat. Dinig niya ang mararahas na pagsinghap sa kabilang linya. Kuya, what happened? Tinig naman ni Durin. Hindi siya sumagot. Kuya, cover me, Commander. Travis, ano nangyayari? Ano nangyayari sa'yo? Lumabas siya sa tinataguan at itinutok ang baril sa chopper na paalis na ng building. Nakipagpalitan siya ng putok doon habang si Commander Bato ay nakikipagbarilan din sa kanyang likuran. Isang malakas na sigaw ang ginawa niya nang muli siyang tamaan ng bala. Napalhod siya sa sobrang sakit. Sa hita rin siya tinamaan. Agad siyang dinaluhan ng Speed at hinila sa tabi ni Travis. Tama na anak, nakaposisyon na ang mga sniper. Bahala na. Matigas na utos ng kanyang ama. At dahil naniwala siya sa utos ng kanyang ama, saktong paglapad sa kanya ng Speed ay bahagyang humanig ang paligid dahil sa isang napakalakas na pagsabog. Nilusaw sa ere ang helicopter kasama si Leonardo Jacobs. Likas na sa gusali ngayon, Team Alpha, hanapin niyo si Martin, nawawala siya. Naikuyom niya ang mga kamao, napamura siya. Muli niyang tinurukan ang sarili at pilit na pinatayo ang katawan. Kailangan niyang mahanap ang kanyang pinsan na si Martin. Aray! O dali! Patakbong tinungan ni Scarlett ang kaibigan matapos marinig itong dumaing na may kung anong nabasag. What happened? Alalang-alalang tanong niya nang makita itong naguhugas ng kamay sa lababo. Diyan ka lang muna, baka matapakan mo ang mga bubog. Mangiyak-ngiyak nitong saad. And she looked scared. Namumutla ang mukha nito. Tumigil siya sa paglalakad. Nilipat niya ang paningin sa nabasag. Naroon ang mga bubog na tinutukoy ni Odali. Isang baso iyon. Namumutla ka. May nangyari ba? Nag-aalala niyang usisa habang nakalagay ang mga kamay sa baywang. Dinaluyan siya ng kakaibang kaba. Pagkakita sa nabasag na baso, masamang pangitain ang ibig sabihin noon ayon sa mga matatanda. No, wala naman. Dumulas lang sa kamay ko. It's fine, don't worry. Kahit inalihan na siya na nerbiyos sa katawan ay nagawa niya pa rin itong ngitian. Bahagya siyang nakahinga na maliwag. Ano nangyari? Narinig kong sumigaw si Odali nung may nabasag. Alalang sabi naman ni Mariela nang puntahan sila nito sa kitchen. Nabitawan ko po ang baso, tita. Sagot naman ni Odali. Agad na tumawag sa intercom sa Mariela upang ipalinis ang mga bubog. Nasugatan ka? Lumapit ka dito. Gamutin natin. Scarlett anak, can you please get the medicine kit? Mabilis na tumalima naman si Scarlett sa utos ni Mama Mariela. Magkatulong ang dalawang nilinis ang sugat ni Odali. Habang ang mga kasambahay naman na nag-aalis na nabasag na baso. May rehearsal pa naman kami bukas ng aerial dance. Kailangan ko pa naman ang kamay ko doon. Ngayon pa ako nasugatan, nakakainis. Nakanguso si Odali habang nilalagyan ng bandage ni Mama Mariela ang sugat ng dalaga. Bumutong hininga naman si Scarlett. Kauwi mo lang, aalis ka na naman agad bukas. Nakakaunawa siyang tiningnan ni Odali. Kailangan eh, alam mo naman, kaming mga TV personalities, palaging hektik talagang schedule. Si Scarlett naman ang napanguso. Sabi mo isasama mo yung mga kagrupo mo dito. Tila bata niyang saad dito. Huwag ka na magtampo, girl. Ito naman. Busy pa nga kami. Malay mo pagbalik ko kasama ko na sila. Pag-aalo naman ni Odali sa kanya. Siya nga pala, iha. Nakausap ko si Martin kanina. Kinakamusta ka? Untag naman ni Mama Mariela kay Odali. Sumimangot naman ang huli. Si Dark po, Uma. Kumusta? Kinakabahan niyang tanong. Saglit siyang tinapunan ng tingin ng ginang bago asikasuhin muli si Odali. Sabi ni Martin, maayos lang siya. May kakaibang tono ang Mama Mariela niya na hindi niya mawari. Napakagatlabi naman siya. Nakukulangan sa sagot ng ginang. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng ginang. Si Dark, ayaw kang kausapin, iha. Ang sakit sa pandinig noon para kay Scarlett. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Nalungkot din naman si Odali sa narinig. Pero huwag kang mag-alala, iha. Delikado at mabusisi ang misyon nila.
Saka siguro, ayaw ka rin niyang mag-alala ng husto. Magdasal na lang tayo na maayos ang lahat gaya ng sinabi ni Martin. Malambing natura ng ginang sa kanya. Pinakawalan niya ang kagatlabi niya sa kahuminga ng malalim. Nais niyang maging positibo ngunit hindi niya talaga maiwasang masaktan. Lalo pat nalaman lang niya na ayaw talaga siyang kausapin ni Dark. Para saan pa ang mga pangako nito kung ganoon naman. Kinahapunan ay nagpasya siyang ipagnobena ulit sila Dark. Niyakag niya ang pamilya Mijares, ganoon din si Mama Mariela. She also asked Odali to join them. Alam mo kung paano gawin ito, Odali? Maingat na tanong niya. Napangiwi naman ang dalaga. Kaunti lang. That's okay. Hindi naman required na lahat tayong mga Katoliko ay dapat maalam sa pagnonobena. Pero siyempre, dapat kahit papaano may idea tayo kung paano ito isinasagawa. Madali lang naman. Basta sunod ka lang sa mga sinasagot namin. Wika niya. Yeah, of course. Napapakamot sa batok naman ang wika ni Odali. Natawa naman siya sa babae. As long as your faith in him remains in your heart, hindi required na lagi kang nasa simbahan. Basta alam mo sa puso mo na buong-buo ang pananampalataya mo sa kanya. Dagdag na wika naman ni Scarlett. Si Mama Mariela ay nakangiti lang na nakikinig sa usapan ng dalawa. Sa isip niya, sa wakas ay bumalik na rin ang dating si Scarlett. Macau. Alamin niyo ang huling likwasyon niya, matigas na utos ni Dark sa Team Charlie. Roger that. Walang pang 10 segundo ay tumunog na ang suot niyang Super Advanced Smartwatch. Lumitaw ang blue dot na nagsasaad ang last location ni Martin. Kaagad niyang isinom ito. Napamura siya. Anong kalukuhan ang ginagawa niya dyan? Sumirit siya nang mapagtanto niya kung gaano kadelikado ang lugar. Wala siyang inaksayang oras. Agad niyang sinabihan ang mga kasama kung saan sila tutungo. Bumaba silang muli at nawala na sa isip ang dalawang tama ng baril sa kanyang balikat at hita. He doesn't feel anyway. Ngunit may hangganan lang ang bisa ng itinurok niyang gamot. 2 minuto. Paglabas nila ay may ilan-ilan lang ang mga taong tumatakbo patungo sa kung saan. Sa tingin nila ay ligtas sila. The President of China is an ally kaya naman hindi nila kailangang problemahin ang mga sibilyan na nakasaksi ng insidente. Katuwang nila ang People's Republic of China sa pagpuksa sa mga mafia na nagkalat sa bansang nasasakupan. Pinayuhan si Dark ng mga kasama na maiwan na lang at ipagamot na agad ang sugat. Ngunit hindi siya nakinig. Hindi siya mapapalagay kung hindi niya makikita si Martin. Ang mga sugatan naman nilang kasama na hindi na kaya pang lumaban ay ipinaasikaso naman niya sa medical team. Travis insisted to come with them, but he refused. Baka kapag may nangyari na naman sa lalaking ito, ay katakot-takot na sisi na naman ang aabuti niya. Kaagad sila nagtungo sa isang masikip na eskinita kung saan ang daan patungo sa isang underground tunnel. Bumaba sila sa kanal at tinahak ang daan papasok roon. Ramdam niyang unti-unti nang nawawala ng epekto ang tinurok niyang gamot sa kanyang balikat. Ngunit hindi naman na siya maaaring magturok pa ng panibago. Nakakadalawang inject na siya. He will surely die if he will add another dose. Nasa loob na sila ng tunnel nang mapansin niyang unti-unti nang lumalabas ang dugo sa kanyang balikat. Tumigil siya upang tingnan ang dugo ang braso. Tahimik siyang tumaing at huminga ng malalim. Madami nagkalat na explosive dito. Ang mga Martin C ang naglagay ng mga yun kung sakaling tatakas sila. Nakuha niya pang informa sa mga kasama. Posibleng mahinahabol si Martin kaya napunta siya rito. Sa adaman na speed, alertong inilibot ang paningin sa buong paligid. May kadiliman ang lugar at ilang wall lamp lamang ang nagsisilbing liwanag sa lugar. But they can prepare for this. Mayroon silang night vision goggles na magagamit kapag wala na talagang liwanag. Nagsimula ulit silang lumakad ngunit mas tumindi ang pagkirot ng kanyang nararamdaman. Hindi niya iyon iniinda. At siyang mahanap ang pinsan. Lakad-takbo sila. Ngunit sa ilang metro nilang pagalugod sa tunnel ay kinakailangan na talaga nilang huminto. Sumandal siya sa pader para kumuha ng suporta. Agad naman siyang inalalayan ng mga kasama.
Basang-basa na ng dugo ang manggas ng damit niya at aabot na sa kalahati ng kanyang katawan. Sabi ko naman kasi sa iyo, kami na ang bahala kay Martin. Lita niya ni Commander Bato habang inaalalayan siya nito. Huminga naman siya ng malalim, pinipigilan ang sariling mapadaing. Kaya ko, malayo sa bituka. Halatang hindi kumbinsido ang kanyang mga kasama. Nagtinginan ang mga ito na iisa ang iniisip. Lumapit sa kanya sa speed. Pinaupo siya at maliksing tinalian ang nagdudugo niyang sugat sa balikat. Tumayo siya upang patunayan sa mga ito na kaya niya. Ngunit nalalabo na ang kanyang mga paningin. Isa pang malalim na paghugot ng hininga ang kanyang ginawa at saka nagsimulang lumakad muli. Dama niya ang pagiging alisto ng mga kasama sa kanyang likuran kung sakaling hindi na niya kaya. Unti-unti na rin siyang nahihilo. Nahanap ko siya! Nandito siya! Lahat ay tumakbo sa kinaroroonan ni Clovo, ang Russian assassin na kagrupo nila. Malakas ang napamura na makita ang kalagayan ni Martin. Kasabay noon ang unti-unti niyang pagkagupo at pagsuko sa kadiliman. Critical ang kondisyon ni Martin sa loob ng 3 araw. Kumatos pa din ito hanggang ngayon. Walang kasiguraduhan ang pagising nito. Ngunit kumakapit sila sa mumunting porsyento na magigising din ang kanyang pinsan. Malala ang naging pinsala sa buong katawan nito. Kasalukuyan silang nasa isang private hospital sa Macau. Hanggang ngayon ay inaalam pa din ng Lightning Forces kung ano nga ba ang nangyari sa pinsan niya sa ilalim ng tunnel na yon. Ang kanyang asawa at ina kasama ang pamilya Mijares ay agad na bumiyahe pa Macau nang makarating sa mga ito ang masamang balita. Udali, Martin's wife was crying the whole time. Halos hindi na rin ito kumakain at natutulog sa pag-alala. What do you want to eat, love? Puno ng lambing na tanong naman ni Scarlett sa kanya na kalalabas lang mula sa banyo. Isa pa rin ito sa halos walang tulog sa pagbabantay sa kanya. Ngunit na natili pa rin napakaganda. Napangiti naman siya sa asawa. 4 na araw na sila sa ospital at kahit papaano ay nakakabawi na ang kanyang katawan. Thankfully ay maagap na nadala ng mga kasama nila si Dark at Martin sa paggamutan bago maubusan ang dalawa ng dugo. Sa halip na sumagot ay inilahad ni Dark ang dalawang braso. Nakuha naman agad ni Scarlett ang kanyang gusto. Marahan itong tumabis sa kanya at sinalubong ang yakap niya. This feel like home, bulong niya at niyakap na mahigpit si Scarlett. Humagikik naman si Scarlett, nanuot ang pamilyar nitong bango sa kanyang ilong. Ang bango-bango ng kanyang asawa. Kung wala lang sila sa ospital at wala siyang iniindang sugat sa balikat at hita, ay baka kanina niya pa ito inayang magtalik. Miss na niya ito. Bakit kailangan mong maging ganito kaganda, my love? Magiliw niya ang dagdag nang kumalas siya sa mahigpit nitong yakap. Binigyan siya ni Scarlett ng mabilis na halik sa mga labi. At gwapo ka pa din kahit na may mga benda ka, ang macho-macho mo pang tingtingnan. Nang aakit na wika naman ni Scarlett habang hinahaplos ang kanyang dibdib. Damang-dama niya ang kapilihan sa boses nito. Love, please don't do this to me. I'm already horny since you went out from the shower. Tinitigasan na ako. Nakakuyom ang mga panga niyang sabi rito. At bilang isang pasaway na babae, hindi pa nakontento si Scarlett sa pang-aakit na ginagawa sa kanya. Dinakman ito ang kanyang namumukol ng harapan. He's only wearing a coat and shorts, kaya naman madali para sa asawa na mahawakan iyon. Naiirita na kasi siya sa hospital gown niya, kaya nagpumilat siyang huwag na munang isuotin iyon. Napamura naman siya, nanlalaki ang mga matang bulalas niya rito. Love! Kagatlaping umayos naman ang upo si Scarlett sa kanyang harapan. Iniiwasang matama ng sugat niya sa mga hita. Hindi tayo makakapagtalik pero pwede ko namang isubo, hindi ba? Alam ko naman kung gaano mo ako kagusto ngayon. Walang prenong wika naman ang asawa niya. Hindi nawawala ang mapang-akit na hitsura nito. Napamura naman si Dark.
Gulantang siya sa mga lumalabas mula sa bibig ng kanyang asawa. Hindi niya alam na may ganitong side pala ito. Ano? Humahagikik naman si Scarlett. You said you're horny and I'm more than willing her to help you out. My mouth can accommodate your lovely cock. Pati na rin ang kamay ko. Pinangapusan siya ng hininga. Hindi siya nagwo-workout pero hinihingal siya. Ikaw at ang kapilyahan mong mga bibig. Tumayo si Scarlett lumapit sa pintuan at nilak ito. Don't worry my love. Mamaya pa magra-rounds ang doktor mo at bukas na rin babalik sila ma'am. Napamura siya ng palapit na ang asawa niya. Nakarecline na rin ang hospital bed niya. Kaya naman libre siyang sumandal sa oras na kinakailangan. Sumampa sa kama si Scarlett at dahan-dahang ibinuka ang walang sugat niyang binti. Napaungol siya sa nararamdaman. You witch, ungol niya rito. Napangisi lang si Scarlett habang unti-unti nitong binababa ang boxer shorts niya. Maingat niyang itinaas ang balakang upang madali nitong maisagawa ang balak. Hindi man niya ramdam ang sakit ng mga sugat niya dahil sa pain reliever. Pero hindi niya pwedeng purasahin ang sarili niya. Gusto niyang gumaling agad. Ngayon ang kanyang matigas na pagkalalaki ay umuusbong na libre at masakit na alagaan. Muli siyang maras na napamura nang hawakan ni Scarlett ang dalawang pag-aari niya. Hinimas nito, sapat para mabaliw siya. Sa sobrang sarap na ginagawa nito, ay napapaangat siya mula sa pagkakaupo niya. Marahan na hinawakan niya ang buhok nito bilang suporta. Itinukod niya Scarlett ang libreng braso sa gilid niya upang maabot niya at mahalikan. They shared a hot and passionate kiss. Nang makontento sa labi niya ang asawa ay ang leeg naman niya ang pinagdidiskitahan nito. He was groaning like a wounded animal, not because of the literal wound he has but because of delicious sensation. Haplusin mo ako, Dark. Nakikiusap na wika ni Scarlett na buong puso naman niyang ginawa para sa asawa. Napangisi siya na ma-realize kung bakit isang flow above the knee dress ang suot ni Scarlett. His own bad wife planned this whole thing. Gamit ang isang kamay na walang sugatang balikat, ay eksperto niyang itinaas ang laylay ng damit ni Scarlett. Inililis niya iyon hanggang sa lumantad ang dibdib nito. Her lovely butt cheeks are showing and his love it twice. Bad girl, you're not wearing a bra. Natatawang wika niya at patutsada ng pagtuunan naman niya ng pansin ang dibdib nito. Mahihirapan ka lang tanggalin so hindi na ako nag-abala pa. Umigting ang kanyang panga dahil mas lalo siyang nanggigil sa narinig. Nilamas niya ang dalawa nitong bundok upang ibigay ang nais ng kanyang magandang asawa. He played with nipples too. Napaungol naman si Scarlett. So plano mo talaga mangyari to? Oh shit baby. Natunto ni Scarlett ang pagkalalaki niya. Taas baba na ang mainit at malambot nitong pala doon na may kasama pang marahang pagpisil. Yup, because I miss you so bad. And since we had our first, I am aching to be owned again by my super hottie husband. Mapangakit na bulong naman ni Scarlett. Yumuko ang kanyang katawan upang harapin ang kanyang ipinagmamalaki na pagkalalaki. Kailan at saan mo natutunan ang mga dirty talks na yan, ha? Hindi naman siguro nito sinusubukang gawin kay Dominic ang ginagawa sa kanya ngayon. Does it matter? All I want is to pleasure my husband. Sagot nito sa nang-aakit na ring tono. Muli siyang napamura, nang biglang isubo ng babae ang kanyang naghuhumindig na pagkalalaki. Tumikil siya sa paglalaro ng mga dibdib at sinuntok ang kama, saka niya hinawakan ang puting kumot. Napabuntong hininga si Scarlett nang subukan niyang kunin ang buo nito sa kanyang bibig. Sinubukan niyang mag-deep throat na iyon ay mas lalong nagpapainggit sa kanya. Ang tanawin sa kanyang harapan ay tiyak na mananatili sa kanyang alaala magpakailanman. Taas baba ang ulo ng kanyang asawa. Ang pagsipsip sa kanya ang pinakamainit na sandali na dapat pahalagahan niya. Kahit nahihirapan ay sinubukan ni Dark na sabayan ang galaw ni Scarlett. He carefully thrust his hips to meet her lovely mouth. Do it faster now, baby. Halos tumirik ang kanyang mga mata sa sarap at sa natatamong kasiyahan. Maliit na ungol ni Scarlett at mabilis na pagtaas baba ng bibig nito
ang tuluyan nagpawala sa naghihintay lamang na luwalhati. Yum! Aniya, matapos punasan ang sobrang likido sa gilid ng bibig niya, gamit ang daliri niya sa kadinilaan. Bumaba si Scarlett sa kama. Pumunta siya sa gilid at pinindot ang isang button para ibalik ang higaan nito sa orihinal nitong settings. Anong balak mong gawin ngayon ha? Nakangisi niyang tanong rito. Sinabi ko na sa'yo, matagal ko nang gustong gawin to. Ikaw, simula nang hayaan mo akong maranasan yon. That just not love, we made love. Itinama niya ito. Ngumuso naman si Scarlett. Whatever, basta masarap yon. Natawa naman siya. Ngunit agad ding nabura nang sumampa muli ito sa kama. Tumayo siya at ang ulo nito ay nasa pagitan na ng kanyang nakahiwalay na creme legs. Napabuntong hininga siya dahil sa nakita doon. Nag-i-enjoy sa view ang mister ko. Mapang-akit na tanong naman ni Scarlett. Napalunok siya at tila natuyuan ng laway. Lalo na noong hubarin ng kanyang asawa ang dress na suot nito. At basta na lamang init siya sa kung saan. She's giggling while she's doing it. Pati ng hubarin nito ang kakarampot na skin tone lace bikini na itinapon na din sa kung saan. Diyos ko, sumirit na siya. Ang kanyang mga mata ay nagpipiesta sa magagandang tanawin sa itaas niya at kitang-kita niya kung gaano ito kasariwa. Nangingintab ang pagkababae ni Scarlett. Ibinuka pa nito ng husto ang mga hita at hinagod ang daliri ang gitnang bahagi ng perlas nito. Tell me, do you want this, mister? Mapang-akit na saad muli ng kanyang asawa. Ilang beses siyang napalunok. His semi-erect member is getting hard once again. Come, love. Umupo ka sa mukha ko. Ngayon, love, hayaan mo akong pasayahin ang asawa ko sa pagkakataong ito. Sa narinig ay napahagikik naman ang asawa niya. Sa kamarahang ibinaba ang sarili. Kumukuha ng suporta sa puting pader na nasa harapan nito. Mariing mura niya ng ilang pulgada na lang ang layo ng ari nito sa kanya. Her lovely dripping wet. At naghuhumindig na muli ang kanyang pagkalalaki. Pinagbuti ni Dark ang pagpapaligaya sa asawa. Hinagod ng kanyang mainit-init na dila ang hiwa nito. Sinipsip ang butil doon na lalong nagpahalinghing sa katalik. Sumasabay rin ang balakang nito sa bawat hagod ng kanyang dila. His free hand helped the smout. He put his two finger inside her that made his wife write in pleasure. Walang humpay na ungol ang bumalot sa kabuuan ng silid hanggang sa marating ni Scarlett ang sukdulan. At katulad ng ginawa nito sa kanya, ay sinimot niya rin ang lahat ng katas na inilalabas ng kanyang asawa. Nanlalata itong humiga sa kanyang tabi. Siya naman ay inayos na ang suot gamit ang isang kamay. Scarlett helped her. You're a bad, girl, but I like it. No, I love it. And I love you so much, wife. Ano yan na nakikita ang hinihingal pa? I love you too. And oh, natutunan ko yan sa mga sites, by the way. Sabi ng asawa niya sa kakumindat sa kanya. Dalaglag naman ang panga niya sa kapilyahan nito. Isang malalim na buntong hininga ang minsan pang ginawa ni Dark. Habang naglalakad patungo sa opisina ni Dominic. Walang idea si Scarlett sa plano niya. Iniwan niya ito sa Gonzales Mansion upang makasama naman ang mga taong malapit dito. Magdadalawang buwan na silang nakauwi mula sa Macau. Halos 2 linggo din silang tumuloy doon. Martins woke up after 5 days of being comatose. Nalaman nilang kagagawa nila Marco at ni Luisa ang nangyari dito. Hinabol ng kanyang pinsan ang dalawa hanggang umabot sila sa tunnel kung saan naganap ang insidente. Sinabi ni Martin na hindi siya nagpaputok dahil alam nito ang tungkol sa pagbubuntis ng babae. Hindi daw maaatim na konsensya nito na pumatay ng isang buntis, lalo pat ang kanyang Tia Marisa na ina ni Martin ay nagdadalang tao noong mamatay ito. Sa kasamaang palad ay nakataka sila Marco at Luisa. Gumagawa na ng paraan ang Lightning Forces. Hirap sila sa pag-iimbestiga sa kinaroroonan ng mga ito na ang hinala nila ay gumamit ngayon ng ibang pangalan at personalidad ang dalawa. Tumikim naman si Dark upang makuha ang atensyon ng sekretary ni Dominic. Abala ito sa pagbabasa ng kung anong papeles.
Bahagyang namilog ang mga mata nito nang magtaas ng tingin at makilala siya. Sir Dark, magandang umaga po sir. Pasensya na po, hindi ko po kayo agad napansin. Halatang kinakabahan na wika ng sekretarya nito. It's all right. Nasa loob ba si Dominic? Matipid niyang tanong dito. Yes, sir. Naandun po kasama ni Ma'am Charmaine. Mabilis na tumayo ang babae at tinungo ang pintuan ng opisina ni Dominic. Kinausap nito ang amo gamit ang intercom na nasa pader at inanunsyo na nasa labas siya. Hindi pa man nakakasagot si Dark ay bumukas na agad ang pintuan. Binuksan ni Zenny ang pinto nang may gulat sa mga mata. Sir, tipid siyang ngumiti sa babae. Pwede ba akong pumasok? Of course, sir. Pasok po kayo. Nakangiting saan ni Zenny. Natutuwa siyang makita ang dating empleyado na mukhang masaya ngayon sa bagong trabaho. Agad na nagtama ang paningin nila ni Dominic pagkaapak niya sa loob ng opisina nito. Dominic, Dark, kinilala nila ang isa't isa. You can leave now, Charmaine. Mag-i-email na lang ako tungkol sa assessment. Seryosong bili naman ni Dominic. Okay po, Sir Dom. Thank you for your time. Tumango lang ang lalaki. Mauna na po ako. It's nice to see you again, Sir Dark. Baling naman ang dalaga sa kanya. Ngumiti naman siya rito. Siya na rin ang nagsara ng pintuan pagkalabas ni Zenny. Nandito ka ba para ibalik siya sa akin? Walang nakakatawang biro naman ni Dominic. Hindi mangyayari yon. Diretso naman niyang tugon rito. Napailing-iling naman ang lalaki. Umayos ito ng upo bago isininyas ang upuan sa harap ng mesa nito. Take a seat. Naglakad siya papalapit doon at umupo roon. Kung ganun, bakit ka na pa rito? Malamig pa sa yelong tanong naman ni Dominic. Ramdam niyang galit pa din ito sa kanya. Pumunta ako dito para humingi ng tawad. Tumigil siya saglit. Napataas ang dalawang kilay ng kausap. Mukhang hindi makapaniwala sa narinig. Gusto kong humingi ng sorry sa lahat. Alam ko ang mga pagkakamali ko. Alam kong nasaktan kita sa pagpapakasal ko kay Scarlett nang hindi mo nalalaman. It's a little too late. Pero gusto ko pa ding humingi ng tawad para sa lahat. Mahal na mahal ko siya. Sincero niyang sabi rito. Sumandal naman si Dominic sa swivel chair nito na nakatiimbagang. Tumingala ito upang pigilan ang nagbabadyang luha sa mga mata nito. Nababakas din doon ang naipong sakit. Napamura naman siya. Napamura rin ito. Mahinang ungol ng kanyang kaibigan. Napahilamos si Dark sa kanyang mukha. Ito na nga ba ang iniiwasan niya mangyari noon? Ang makasakit ng damdamin ng isang matalik niyang kaibigan. Ngunit pinili niyang maging makasarili at angkinin ang babaeng naging unang pagmamay-ari nito. I'm very sorry sa pagiging makasarili ko. Pero, I love my wife so much. Nakatungo niyang wika rito. Nabasag ang boses niya. Hindi niya kayang tumingin ng diretso kay Dominic at makitang nasasaktan ito. And she loves you too. Umiiyak na sa adaman ni Dominic na ikinaangat niya muli ng tingin dito. Namasa na rin ang kanyang mga mata. Nasasaktan siya para sa kaibigan. Ngunit hindi niya kayang ibigay dito ang bagay na makakapawi ng sakit na nararamdaman nito. At hindi niya mahanap ang tamang salita para maibsan ang sakit na nararamdaman nito. So, I guess, ang magagawa ko lang ay ang hilingin ang kasiyahan niya sa piling mo. Dagdag ni Dominic sa pagitan ng kanyang mga luha. Kinalma naman ni Dark ang kanyang sarili. She's pregnant. Nakangiti na niyang wika rito. Mas lalong napaiyak naman ang binata sa kanyang sinabi. Nagbabalak din ako mag-propose sa kanya ngayon para magkaroon kami ng formal na kasal.
I didn't get the chance to give her that. Pero ngayong maayos na ang lahat, gusto ko ding magkaroon kami ng maayos na kasal. Napatango naman si Dominic habang pilit na kinakalma ang sarili nito. Ilang beses itong bumuga ng hangin upang patahanin ang sarili. Umayos si Dart ng upo at sumandal sa kinauupuan. Binalot sila ng katahimikan kapag uwan. Don't expect me to attend the wedding. Hindi ko kayang makitang ikinakasal kayo ng babaeng ni Scarlett. At hindi ko naman siguro kailangang ipaintindi sa'yo kung bakit. Bakas ang kalungkutang sa tinig ni Dominic. Si Dart naman ay nakasandal ang ulo sa upuan habang pinagmamasdan ang puting kisame na para may kainti-interesadong bagay doon. I know. She's very happy now. Madalas siyang magminsahe tungkol doon. Masayang-masaya na siya ngayon. And I'm sorry na hindi ko pa rin kayang maging masaya para sa inyong dalawa. Oo. Gusto kong maging masaya si Scarlett palagi. But I wanted her to be happy nang dahil sa akin. Pero isang malaking kalokohan kung patuloy pa rin akong aasa sa kanya. Lalo na't buntis siya sa anak ninyong dalawa. Wika ni Dominic makalipas ang ilang sandali ng katahimikan. Malungkot naman na pangiti si Dark. Wala na akong masabi. Sana maging masaya ka. I care about you a lot. Ayoko sanang saktan ka. Pero nagawa ko pa din. Umaasa ako na balang araw mapatawad mo ako. At sana din matagpuan mo na rin ang babaeng para talaga sa'yo. After talking to Dominic, gumaan ang pakiramdam ni Dark. Hindi niya masabing maayos na muli sila, ngunit ramdam niyang unti-unti nang tinatanggap ni Dominic ang katotohanan na hindi ito ang nakatadhana para kay Scarlett. Nag-propose siya kay Scarlett ng gabing iyon at napakasaya niya na pumayag itong magpakasal silang muli. Naganap ang kasal sa San Agustin Church kasama ng kanilang malalapit na kaibigan at mga mahal sa buhay. Sumumpa ang mag-asawa na magsasama at magmamahalan habang buhay. Congratulations! Sigaw ng kambal na kapapasok lang sa hospital room. Kakapanganak lang ni Scarlett sa kanilang panganay na anak. Huwag nga kayong maingay. Mariniyang saway sa dalawa. Kasalukuyang pinadede din ng kanyang asawa si Summer. Mabuti na lamang at hindi natinag ang munting anghel sa pagdede. Mukha kasing gutom na gutom ito. Paano ba yan, brother? May kaagaw ka na. So ano ate Scarlett? Namula naman ang kanyang asawa sa tinuran ni Darlene. Siya naman ay napangisi na lamang kahit sa totoo lang ay kanina pa siya naiinggit sa anak. Ilang buwang tigang yan, kawawang Dark Alarcon. Sigunda naman ni Durin. Your mouth, Durin. Naririnig ka ng pamangkin mo. Saway naman niya sa kapatid. Ngumuso naman ito na nakalapit na sa mag-ina niya. Ay naku kuya, baby pa si Summer no? Hindi niya pa tayo naiintindihan. Kahit pa, ayokong nagsasalita ng ganyan sa harap ng anak ko. Wika niya rito. Umirap naman si Durin at tumahimik na. Nangingiti lang sa kanila si Scarlett. Bumulong ito ng I love you na tinugunan naman niya.